okay, I'll do the product presentation. And I've been with the business for 11 years, Alliance in Motion Global. Okay. Wow, sabi ni Kuya, 11 years. I'm your first GA Ruby. Okay, so... I'm a physical therapist by profession. Okay, natatawa po ako because it's been a while na I'll do product presentation. Usually kasi sa ganitong event, we do closing. Okay? Pero na-miss ko to kasi talagang when we're starting sa Alliance in Motion Global, isa po kami sa mga unang nag-present talaga ng product. Okay? So anyways, I'll do 30 minutes lang daw product presentation. Okay? Bilis, no? So, naririnig niyo ba ako sa likod? Yes! Okay lang? Yes! Okay. Sa 11 years po namin sa AIM Global, honestly, wala na po akong mahiling because lahat ng promises ng Alliance na ibigay po talaga. For right now, sa business, we're maintaining 4 cars sa negosyo. Ang pinaka-latest namin sasakyan is yung RCF na Lexus, which is a sports car. Later, makikita niyo. Yung condominium na 7 years na kami nakatira, galing din po sa AIM Global. Yung lupa namin na binili sa Ayala, worth, naka-record to eh, 10 million pesos, is sa AIM Global din po galing. Soon, na may sketch na and everything, okay? May contractor na soon to rise yung bahay na dream house din po namin sa Ayala. Honestly, hindi ko expected na magtotok ako kasi on Wednesday, we'll be leaving for US ulit. But this time, I'm very, very happy kasi usually po every year nasa Amerika kami kasama ang BOD and some top earners of AIM Global. But this time, one of the dream talaga namin is makasama namin yung dalawang naming anak sa Amerika. And this Wednesday, we'll be leaving for US para ma-experience naman nila. It will be a 2-week vacation and I'm very, very thankful po sa AIM kasi if not for Alliance, hindi po namin may experience talaga yun. Lahat ng travel namin sa AIM, Asia, Europe, America, even New Zealand, lahat po galing yun na Alliance in Motion yun. Anyways, so simula tayo, okay? So, nung nag-start po ang AIM Global, 2000, actually, March 18, 2006, yung po talaga yung launching natin. Okay? Kaya ang anniversary po talaga ng AIM is March 18. Yan po talaga yung date. And we already celebrated our 11th year anniversary, okay, sa MOA Arena. And tayo lang po, honestly, ang networking company na tatlong beses nang nakagamit. Ng Philippine Arena. Okay? Tayo pa lang. Okay? Kasi tayo pala na nakakapuno talaga. And that's about 50,000 people para mapuno ang isang Philippine arena. Okay? And nung nagsimula po kami sa AIM Global, katulad po din ng marami, marami din po bang skeptic or ayaw talaga ng negosyo, ng networking? Yes! Kahit naman po ako, nung nagsisimula ako sa negosyo, when Sir John, one of the owner of the company, presented to us the marketing plan, sabay pa kami nun ni Carlo Benaventura, we said no. So sabi ko lang kay Sir John, Sir, sabi ko, pag-iisipan po muna namin. Okay? Yun yung sinabi namin sa kanya. Pero sabi ko, gusto kong makita yung product. Okay? Gusto kong makita yung product. Kasi since I'm a physical therapist by profession, so anyway, medyo nag-aral kami ng natural essentials that time. So I'm very particular with the product. Okay? So nung time po na yon, sabi niya, okay, sige, mapakilala namin yung presidente. So we went to Astoria Hotel. Wala pa tayong office that time. Okay? Sa Astoria Hotel, pinakilala niya noon si Doc Ed at si Dr. Connie. Tapos may mga ilang distributors din na nandun. When Doc Ed presented to us the product, ang product po na pinresent that time ni Doc Ed was Complete Phyto Energizer. Okay? Yun yung una nating product. And honestly, nung pinisend talaga yung product, sabi ko, papatok to sa Pilipinas. Kasi ang Pinoy, tama ba, marami pa tayong sakit sa katawan? Yes. Yes. Ang Pinoy kasi minsan showcase yan ng sakit. Yung tipong may high blood yan, di ba, may high blood, may diabetes, may arthritis, etc. Malabo ang mata, may dysmenorrhea, etc.
Pero ayaw niya na umiinom ng gamot. Ang gusto niyan, sa isang inuman, damay ang lahat. And when I saw the product, sabi ko, papatok to. Kasi yun ang gusto ng Pinoy. With complete phyto-energizer, isang inuman, damay lahat ng sakit. Matutulungan buong katawan. Okay? So, pakita ko. This is our board of directors. Our president is Dr. Ed Cabantog, okay? Our CEO. This is Sir John or Raymond Aspirin, the Chief Marketing Training Officer. Siya po yung nag-invite sa amin sa negosyo. Okay? Sir Francis Miguel is the Chief Financial Officer. AIM Global is a Filipino-owned company. Okay? So, ang good news, tayo ang nag-conquer ng iba't ibang bansa. We have, di ba, a branch now in Africa. Maraming branches sa Africa. We have a branch in Singapore. Kaya ang good news noon, tayong mga Pilipino naman ang mga uplines ng international market. Gusto niyo ba yun? Yes! Okay, so we're conquering the world. AIM Global right now is conquering the world. Okay? So, yung product natin, bakit din may US trip every year? Okay? Kasi our product came from nature's way. Okay, I was the first one. 2007, ako po yung unang nakapunta ng Amerika. Ako yung unang nakapunta ng nature's way. And mag-isa lang ako na distributor. And I'm so glad that time that I was given a 10-year multiple entry visa agad. Okay? And honestly, medyo mahirap din pala yun na mag-isa ka lang na distributor. Kasi lahat ng pictures, oh my, picture ka, sabihin ni Doc Ed, oh my, mag-video ka, ano sasabihin? Wala na akong masabi, puro ako yung nandoon, di ba? So, masaya ako, kasi last year, nung about 20 plus distributors ang kasama namin naman sa Amerika. Okay, so every year, nag-i-increase tayo. Alam niyo ba, this year, kung ilan na pupunta ng Amerika, more than 30 plus. Wow. Yeah. Daming first-timer, yun yung pinakamaganda, okay? So, the product came from nature's way. And how I wish na makasama namin kayo sa US, kasi napakagaling po ng nature's way. They're spending $1 million, okay? Para lang po sa research and development ng product nila. Kung gaano po talaga kagaling ang Nature's Way. Ang naaalala ko dati, kwento ko lang ha, konti. Sabi ng Nature's Way, when we went there, okay, lahat po ng kwarto nila, kunyari itong room na to, gumagawa ito ng C24/7. May tamang temperatura lahat ng kwarto na yon. Okay? Kasi, pag naiba ang temperature, okay, pero tumutunog na agad, may alarm sila. Okay, ganun ka-specific ang Nature's Way. Even sila, sabi nila, kung meron man kaming dalang bacteria or viruses sa mga sapatos namin, malalaman din nila yon. Okay? Ganun sila kagaling. Kaya we're assured na our product is high quality product. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit ang dami nang natulungan ng produkto natin. Okay, sa produkto pa lang, tapos na. What more, may marketing plan pa talaga. Na we can earn millions, okay? So, Nature's Way is debt-free, NASDAQ traded, etc. US FDA approved ang product, halal approved, kosher, may kosher din siya. Ibig sabihin ng kosher, the product is 99.9% natural. Para siyang pinitas sa puno, nilagay sa bote, okay? So, actually medyo matagal to, 200 medical doctors and herbalists and scientists, pero mas more than pa. Direct processing, plantation, careful harvest. Magmula po sa pagtatanim at pag-harvest, specific po ang Nature's Way. You know why? Alam, sa totoo lang, nag-ano ako ng stock knowledge ko eh, for a while. Kasi hindi ko na ginagawa ang product presentation. One example po ay kamatis. Okay? Lahat naman nakakain na ng kamatis, tama ba? Yes. Alam niyo po ba, ang kamatis ay mayaman saan? Lycopene. Okay? Pero, alam nyo ba, mas mataas pa ang lycopene content ng isang kamatis kapag pinitas ito on a sunny day. Ganon ka-specific ang Nature's Way, even sa pag-harvest at pagtatanim, may tamang oras po siya. To get the highest nutritional level ng mga prutas at gulay na ginamit po sa product. Okay, wow, no? High
ORAC. High ORAC means oxygen radical absorbance capacity. Okay, mataas po ang antioxidant ng lahat ng product po natin, especially C24/7 and complete phyto energizer. And alam naman natin lahat na ang free radicals ay hindi talaga natin yan maiiwasan. Okay? So saan natin yan pwedeng makuha ang mga sakit? Pwede natin makuha sa pagkain. Masarap bang kumain? Yes! Oo, naka-office ba? 7 months na ako hindi nagbaboxing. Masarap talagang kumain. And most of the time, bakit nagkakasakit ang mga tao right now? Because of food. Kung aalalahanin natin, para sa mga kaedaran ko, okay, I'm already 42, proud to say I'm 42, okay? Dati-rate, hindi naman talaga uso ang instant food. Hindi naman talaga uso ang fast food nung tayo ay bata pa. Tama ba? Yes. Para makuha mo ang pansit or pansit canton, lahat po yan niluluto ng nanay natin. Lugaw, tama ba? Champorado. Pero ngayon, tumakbo ka lang sa tindahan ni Aling Nena, meron ka ng instant lugaw, instant kape, instant pansit canton. Kaya huwag po kayong magtaka, bakit ang buhay ng tao ay? Instant. Marami bang namamatay ng 40 years old? Yes. Dahil sa high blood. Dahil sa atake. Sa sakit sa puso. Okay? Because of food. Okay? Masarap kasi po talagang kumain. Okay? Water. Pag inisip po natin, nung araw, hindi naman po talaga uso ang mineral water. Walang mineral water. Para makainom tayo ng tubig, diretso sa? Gripo. Okay? Yung iba pinapakuloan pa. Pero most of the time, diretso sa gripo, papakuloan ng konti o lalagyan kaya ng tela yung gripo. Naalala nyo ba yun? Yes! Pero ngayon, hindi na nyo kayang gawin yun. Kasi kahit ako hindi ko kayang uminom diretso sa gripo, kailangan ng mineral water. Nag-iiba na kasi maraming sakit na pwedeng makuha sa tubig. Okay? Next one is hangin. Wala namang hanging pang mayaman at hanging pang mahirap. Isa lang ang ini-inhale at exhale nating hangin. Okay lang ba? Sabay-sabay tayo mag-inhale. 1, 2, 3, inhale. Exhale. Nakaka-relax. Pero amitahan ang tao natin. Okay lang yan. Kung yayaman naman tayo. Tama ba? Yeah. Minsan lang to. Alam niyo ba yun? So anyways, so sa hangin pa lang, yung palang pag inhale mo pa lang ngayon, congratulations kasi nakalanghap na po kayo ng millions and millions of free radicals sa kwarto pa lang na ito. So buti na lang naka-eye protect ako. Anyways, yun. Pero merong isa pa dito na hindi natin maiwasan na wala dyan. Okay? Na mas grabing magbigay ng sakit sa tao. Alam niyo kung ano yun? Ano? Stress. Diba? Naiiwasan ba ang stress? Yes. Iba nga sa inyo, baka mamaya na-stress na sa sobrang pawis, di ba? Stress. May ka-text na iba ang asawa mo. Nakaka-stress ba yun? Yes. Oo naman. Tawa si kuya. Tama ba ako? Nagagalat yung mga di ba? May utang ka. Bayaran ng tuition fee ngayon. Nakaka-stress ba yun? Yes. Wala ka pang pambayad, di ba? Kulang ang sweldo mo sa trabaho. Nakaka-stress ba yun? Yes. Yes. Maiwasan. Actually, marami pong unexplainable na sakit nowadays because of stress. Okay? Ang good news, okay, may product po tayo na makakatulong po sa atin. Okay? So, yan. Ito po yung ating katawan. Para ma-explain ko lang, no? Mabilis lang to. This is our body. Ayan, divided siya talaga. Body, system, organs, tissues, and cells. Bakit gusto ko itong ipakita sa inyo? Because I just want to show you na bakit yung mga question na, kunyari, uminom siya na C24/7, meron siyang high blood, diabetes, arthritis. Bakit lahat yun natutulungan ng product? Simple lang, because our product works in the cells. Okay? Pwede rin iba-iba ang effect. Pwede kay ate, 1 week, okay na sa kanya. Sa kanya, 2 weeks, sa kanya, 1 month. Huwag kayong magkumpara. Bakit? Unique tayo. Iba-iba ang composition ng ating katawan. Iba-iba ang kinain natin since we were nasa tiyan ng nanay natin. Pwede yung iba, talagang alagang-alaga, okay, nagbe-breastfeed pa. Pwede yung iba, am lang. Pwede yung, nagets nyo? Yes. So, iba-iba yung kinakain natin since noong tayo ay kinoconceive pa lang. Okay, iba-iba rin yung environment natin. Baka mamaya, ikaw yung tatay mo, naninigarilyo, siya hindi. Magkaiba na yon. Okay? So, iba tayo ng composition ng cells. So, our product works in the cells. Okay?
Okay. Bakit importante yun? Kasi pag okay ang cells, okay ang system, okay ang organs, okay ang tissues, organ system, and the whole body. Kaya huwag kayong magdaka, bakit natutulungan lahat ng sakit. Okay? So, look, this is C24/7, okay? C24/7 works cellular protection, immunity, energizer, enhancement, support, nourishment. Yun yung pinakamahalaga. Okay? Protection and cancer protection. Okay? Ano ang laman ng C24/7? It contains more than 22,000 phyto nutrients. Okay? Pag sinabing phyto, ito ay galing sa? Halaman. Mamaya magbeso tayo, ah. Okay lang yan. So, meron na rin siyang 29 vitamins and minerals. Kung dapat talaga lahat tayo umiinom nito, may sakit o walang sakit. Pag wala kang sakit, inom ka once a day, twice a day. Pag merong sakit, the more na mas madaming mo inumin. Okay? So, eto yung laman. Okay? Bakit siya nakakatulong? So, meron siyang 12 whole fruit juice blend. Ano yung mga prutas na ginamit? Kung bakit nakakaganda rin siya ng skin? Bakit siya nakakabata? Tingnan nyo naman sa prutas pa lang. Plum, cranberry, blueberry, strawberry, blackberry, bilberry, cherry, apricot, papaya, orange, grape, pineapple. Nakakain ba natin yan araw-araw? Yes. No. Para makain mo yan araw-araw, magastos ba? Yes. Mag-C24/7 ka na lang. Okay? Yan. Tapos meron na rin siya 12 whole vegetable juice blend. Ano yung mga gulay na ginamit? Parsley, kale, spinach, wheatgrass, Brussels, asparagus. Mahal ba ang asparagus? Yes. Oo naman. At hindi tayo lahat kumakain yan. Tama ba? Oo. Broccoli. Ilalagay niyo pa ba sa chop suey? Yes. Parang hindi lahat nag-yes. Pwede na. Ano na lang? Sayote, repolyo, chop suey na yun. Okay. Cauliflower, beet, carrot, cabbage, garlic. Sabi po sa World Health Organization, in order para masabing fully nourished ang katawan, kailangan daw po kumakain tayo at least 5 kinds of fruits and 5 kinds of vegetables every day. Nagagawa niyo ba yun? Okay. Hindi. Okay? Kaya ang good news, ang good thing, hindi talaga na, kahit ako, kahit marami kayong pera, hindi niyo yung magagawa na 5 kinds of fruits and veggies every day. Ang good thing, meron tayong C24/7. Okay? Tapos hindi pa yan tapos. Okay? Meron siyang 18 amino acids, which is the building blocks of protein. May 14 green foods. And spirulina blend na rin siya. That's why it's also good for cancer patients. Okay? Alfalfa is the father of all vegetables. Kung tatanungin niyo ako, maganda po ang alfalfa for people with diabetes. Bakit? Mataas po yung tinatawag na chromium picolinate ng alfalfa. Okay, maliit lang ito na halaman pero malalim ang ugat. Barley. Kaya kung naghahanap kayo ng barley, may barley na po sa C24/7. May dandelion. Bakit po ako ihi ng ihi? Pag umiinom ako ng C24/7, marami bang ganon? Yes. Because of dandelion. Diuretics po yan. Okay, wheatgrass, melissa, lemongrass, nettle, pampatangkad, blessed peace, chlorella, pampatangkad. Anyways, plantain. Spirulina is good for cancer patients. Spirulina is also good para sa mga tao na constipated. Okay, you need also to drink lots of water kasi fiber po ang C24/7. Okay? Cilantro. Maganda po ba yung product? Yes! Yes. Nandiyan pa lang tayo. Pero meron din siyang 12 mushrooms. Kaya maganda rin po siya for cancer patients. Hindi lang isa, pero 12 klase po ng mushrooms. Tingnan niyo naman yung mushroom. Cordyceps, reishi, shiitake, hiratake, maitake. Yan. Para iwas? Maitake. Okay. So, alam niyo ba na ang mushroom na ginamit ng Nature's Way, one of the mushroom is chaga. Chaga mushroom. Ang chaga mushroom, ang mushroom po kasi, kunyari ako, mushroom ako. Okay? Lahat ng dumi sa paligid, kaya may mga poisonous din na mushroom. Parang ina-absorb ko. Kunyari mushroom ako ha, ina-absorb ko. Kaya may mga ganon, maduming mushroom, something like that. In order to make sure na malinis, organic ang mushroom na ginamit po ng Nature's Way, itinanim po ito sa brown rice. Wow! Ganon kagaling. Actually, ang Nature's Way. Okay? Okay ba? Yes!
Okay, so magaling po yan for cancer patients. May 12 digestive enzymes, okay ka ba chan? Okay, ang ating product. May 12 specialty nutrients, okay? Specialty nutrients, one of the specialty nutrients is, ano yung parang sa mata? Optin. Okay, mayaman po ang product natin sa Optin. Kaya meron din cases na natutulungan yung paglinaw ng mata. Saan naman nakuha yung Optin ng C24/7 or ng Complete? Alam nyo kung saan? Sa bulaklak po ng marigold. The marigold flower is anong color? Yellow. The yellow pigment of the marigold is very rich po in ano? Yung mga ganun. Okay? Paano ginagawa niya? Nire-reverse po niya yung effect, degeneration of the macula. As we grow older, nagde-degenerate po talaga yung macula natin. Kaya lumalabo ang ating paningin. Okay? So yung po yun. So, meron din siyang 10 essential fatty acids. So, omega-3. Ang good news, ang C24/7, okay, it was made by Nature's Way only for Alliance in Motion Global. It's exclusive. Actually, may 5 anti-aging po siya. Ano po yun? Okay, bakit siya nakakabata? So, may cysteine, which is nasa product din po natin na Perfect White. Okay? May quercetin. Okay? Kaya maganda rin po siya sa mga lalaki na may prostate problem. Concentrated grape skin. Green tea extract. Okay? Tapos may coenzyme Q10, which is good for the heart. May longevity polyphenols din siya, which is, ang ingredients po na ito ay makikita sa product na Restore Life. Okay? Parang po ang C24/7 is a combination of Complete, Perfect White, and Restore Life. Okay? So, yan po yun. Yan. Maganda po ba yung C24? Yes! Kung mapapansin nyo, so based on sa study sa Nature's Way, wala rin pong nasasayang na kapsula ng C24/7 because it's a vegetarian capsule. Within 5 minutes, it's absorbed by the body. Okay? Ganon. Kasi meron po mga supplement na pag inom mo, dinudumi mo lang. Ang good news, yung product po natin, it's fully absorbed by the body. Okay? Tapos, eto naman po yung Complete. Okay? Ang difference po nito sa C24/7, yung binanggit ko na anti-aging is highly recommended for people na mostly may reproductive health problem. Like ako po, honestly, I'm a polycystic ovarian. And I'm so glad na nakadalawang anak pa po talaga ako. One of the product na nakatulong po talaga sa akin is Complete Phyto Energizer. Okay? So, yun po yun. Maganda po ba yung product? Yes! Yes. Sa produkto pa lang talaga, kaya marami po tayong tao, marami po talagang nagbe-benefit. Marami tayong user of the products. This is our kiddy gummies. Ang anak ko, hindi uminom niyan. 3 times a day. So, lahat po, halos din na nabanggit ko na ingredients, yung mga apple, tapio, nandito po sa kiddy. So, syempre, ang anak natin, hindi talaga din niya mapapainom ng gulay, mapapakain ng gulay at prutas. So, kung may ganun kayong mga kids, it's better na you give the kiddy 24/7. So, para at least, kompleto siya, 12 whole fruit and 12 whole vegetables. Plus, the Restore Life. Ito po, paborito ko rin to. I do take this once a day bago ako matulog. If there are people here na nahihirapan matulog, mag-sleep, okay, lalo na pag may mga edad na, di ba? Pag may edad na, talagang pagising-gising yan, very good po ang Restore Life. Okay? May studies po talaga ito na nakakatulong po talaga para mag, parang sa cells. Okay? Ang good news po nito, kaya po siya longevity formula. Okay? Based on studies na kapag pahaba po siya ng buhay. Okay? At gusto niyo po ba bumaba ang buhay? Yes! You know why? Kahit po ako, I have an 8-year-old son and a 3-year-old kid. Bata pa yung anak ko kasi late kami nag-asawa. One of my prayers talaga is bumaba ang buhay. Okay? Kaya lumalaklak din talaga ako ng supplement. Okay? And masarap pong mabuhay. Okay? So, Colidus is Omega Supreme. Sino po nito may mga high blood? Wala? Sino may mga sakit sa puso? For sure, marami. Okay? So, yung Colidus po natin, this is 1,000. Bakit siya maganda? Per soft gel niya, it contains 1,000 milligrams of pure fish tuna oil.
Okay, ganun kaganda yung product natin. So for people with high blood, may sakit sa puso, take the Colidus. Para sa mga buntis, take the Colidus. Para sa mga bagong nanganak, para to replenish the DHA, take Colidus. May studies din po ang Colidus based sa Nature's Way na nakakatulong for kids with ADHD. Okay? Based po yun sa studies ng Nature's Way. Okay? Okay na po, may panyo ako? Ayan, ganun lang po talaga. Para pareho-pareho tayong pinagpapawisan, okay lang ba yun? Para unfair naman sa inyo, hindi kayo magpapawisan, hindi ako magpapawisan, di ba? So, okay lang po yun. Okay? Ito po yung ating white light, our glutathione. So, tayo lang po ang meron ito, ini-spray po ito sa ilalim ng dila. Mga 1, 2, 3, or 4 puff. Okay? To lighten our skin. Pag sinating glutathione, ito po ay maganda for the liver. Marami po tayong cases. Amazing, actually, ang cases ng product. May mga cases tayo na HEPA B na natulungan talaga ng C24/7 at ng white light. Okay? Based yan sa laboratories. Okay? Yung iba hindi makapaniwala, pero based po yan sa laboratory. Even doctors po hindi talaga makapaniwala basta-basta doon. Okay? So, yan po yun. It's 1,000 milligrams of glutathione, kaya nakakatulong talaga siya to lighten the skin. But the effect po talaga nito is more on the liver food. It's considered, glutathione po kasi is considered as a liver food. Okay? So, meron din po tayong perfect white. Sino po talaga yung gustong younger looking skin? Yung tipong 40 ka, pero ang tingin sa'yo 35. Di ba mas okay yun? Kesa yung 30 ka, natingin sa'yo 40. Tama ba ako? So, if you want to have a skin like that, syempre, uminom ka na C24/7 and perfect white. Okay? Kasi ang perfect white, meron po siyang natural Botox effect. Hindi mo na kailangan magpa-injection dyan. Kasi automatic po talaga, mas nag-lessen po ang wrinkles because of perfect white. At pantay ang pag-lighten ng skin. Kasi mahirap yung tipong maputi yung mukha mo, tapos maitim yung leeg mo. May ganun ba? Maputi ang mukha, maputi din ang leeg, pero maitim yung braso. Mas maganda. Nandain, no? Mas maganda yung pantay ang pag-puti. At the same time, nakaka-bata. Okay? So, yun po yung ating perfect white. Tapos, we have the coffee. Sino nakatikim na ng kape? Yes. Lahat. Masarap pa? Yes. Okay. So, ito po yung ating first alkaline beverage. So, meron po tayong yan ang Liven. Meron siyang complete phyto-energizer. So, meron po tayong Orange Latte. Sa mga gusto mong mas matamis na mas ma-aroma, latte. Pag gusto mo naman ng medyo tama lang ang timpla, original. Kung gusto mo naman na medyo mapait, kape, chino. Kung nagpapapayat ka, katulad ko, stevia. Okay? Sugar-free Liven because it's zero calories. Kasi ang isang tasa po ng kape ay 80 calories. So katulad ako, nakaka-apat akong tasa sa isang araw. That's about, di ba? Ang laki. Kaya eto po, it's sugar-free. Okay? Pero matamis din siya. Baka akalain nyo wala siyang lasa. Kasi po, ang ginamit pong asukal dito ay stevia. Ang stevia po ay isang halaman na pag pinitas mo ang dahon, mas matamis pa kesa sa asukal. Okay? Commercial sugar. Okay? So, malinaw po ba? Yes! So, eto naman po yung ating My Choco. Yan. Paborito rin po ito ng lahat. Kasi eto po ay pampa talino. Okay? Gusto niyo ba na pampatalino? Yes. So, syempre yung anak nyo, medyo nahihirapan kayo. Okay? Kasi, matalino yung anak nyo. Alam niyo yun? Matang malino. Yan. Painumin nyo ng May Choco. Yun nga lang, may side effect ito para sa ating mga adults na. Okay? Gusto niyo malaman yung side effect? Yes. Yan. Maaalala nyo rin po yung mga utang nyo. Yan. Pero kayo mag-alala, wala siyang pampa konsensya. Maalala nyo lang, okay? So, kung meron kayong may mga tagal ng may utang, painumin na My Choco, okay? So, eto naman po yung ating toothpaste. Kung gusto nyo ng fresh na breath, lalo na sa morning, diba? Yung tipong katabi mo yung asawa mo, yan. Natural essentials. Ang good news po nito, yung iba ginagamit po sa sugat. You know why? Kasi meron siyang bee propolis. Bee propolis is a natural antibiotic na galing po sa bubuyog. Totoo po talaga yun. Okay? Madali siya makapagpatuyo eh. Kaya iba ginagamit. Pero ito po ay toothpaste. Okay? Para po sa ating breath. Maganda din po siya sa mga bata.
Kasi because hindi pa rin makalunok ang bata ng fluoride. So it's really good for also for kids. Plus, meron na rin siyang complete phyto-energizer. Na di po habang nagtututbrush ka, parang na-scrub na rin ang iyong teeth. Okay? Because of the complete phyto-energizer. May Vitalin po tayo. Okay? It is good for the heart. Para po sa mga may sakit po sa puso. Okay? Yan. Ang medyo matamis din po to, pero don't worry because the sugar na ginamit din po dito ay stevia. Okay? So, meron din po tayong Vitamax. Favorite ko to. Kahit wala po kayong heart problem, you take Vitamax. Okay? Ako, I take it every day talaga after eating yung Vitamax. Yan. Every day. Kami mag-asawa. Because it's good for the heart, for circulation. Tapos, meron na rin siyang fruit flow. Okay? Kaya, hindi ka agad magiging obese na obese talaga. Okay? Ako yun yung ano ko sa Vitamax. Tapos may cardio for pulse. Para sa akin, for those people na bagong member, make it a point na makapagpa-cardio pulse kayo. Just to make it sure na malinis yung blood vessels nyo. Baka mamaya payat ka, hindi mo alam, pero number 4 ka na. Baka bigla ka nalang atakihin dyan. Usong-uso pa naman ngayon. Okay? Huwag kayong matakot kasi saglit lang naman to. Okay? May clinic tayo sa baba. Yan yung cardio pulse. Tapos, ito yung ating, ito, next na lang. Next. So, ito naman po yung burn meal replacement. Okay, this is the shake. So, kung iinom ka nito, I suggest, sa dinner time, tapos apple. Okay, hindi yung pag-inom nito, kakain ka pa ng kanin, ha? Hindi siya ganun. Kaya nga siya, meal replacement. Okay? Kasi ang kasama niya ay fruits. Okay? To lose weight. Ang good news dito sa burn, may kasama siyang CD. And madali lang naman po siyang gayahin. Okay? Mga strengthening exercise. Okay? Tapos, ato, minum talaga ako nito. Kasi kung hindi ako minum ito, malamang mas doble pa ako ngayon. Kasi sa totoo lang hindi ako nagda-diet. So, ito po yung burn slim. Okay? The burn slim, meron po siyang ang Garcinia, Cambodia, etc. Yung iba, ininom siya 30 minutes before meal. But ako kasi iba, I take it after meal. Okay? Yun yung gusto ko eh. Kanya-kanya tayo ng gusto, okay? Pero ang suggestion po talaga nito is 30 minutes before meal, okay? Tapos ito po yung burn leaven. Ang mapapansin nyo, okay, para tayong naka-burn leaven ngayon at saka naka-burn slim. Kasi pag hinom nyo po yan, mapapansin nyo sobra po ang powers nyo. Okay? As in, konting galaw mo lang sa bahay, tagaktak talaga ang powers. Kaya kung nag-workout ka, you drink the burn even and the burn slim, mas grabe pa po talaga ang pawis. Okay? And this is the mint iced tea na burn. Okay? For extra more na increase metabolism. And eto, maraming favorite to. Kasi totoo naman, nakaka-lighten siya talaga ng skin. For those people na may amoy sa katawan, kunyari may friend kayo, hindi nyo masabi na meron siya anghe. Okay? Regaluhan nyo na lang ng sabon natin. Tama ba? Yes. Improvement talaga yan. Promise. I have a kasambahay na may amoy siya sa katawan, pero naliligo naman siya. Kahit binidan na namin ng deodorant, eh, ano pa rin talaga, pag pinagpawisan, lumalabas yung amoy. Alam niya, pinagamit namin ito, nawala. Okay? For those people din na maraming pimples, yan. Okay? Deep cleansing, whitening bar. At ito naman, paborito ng lahat ng kalalakihan. Okay? Kailo, ah. Okay. So, eto naman po yung ating natural essentials. Sino yung nakagamit na yan? Malamig ba? Bakit yung mga lalaki na taas? Parang essential sa mga asawa nyo. You know why? May binentaan kami sa Cavite. Sabi, ang binibenta ko sa kanya is the masculine wash. Pero alam nyo kung anong binili niya? Feminine wash. Para daw sa asawa niya. Ay, okay, Kuya Fai. So, ang good news po nito, medyo malamig ito. sa atin, okay? So, medyo malamig. Pag naghugas ka, mas malamig. Okay? Importante po yan kasi meron siyang mga negative ions para po sa mga bacteria din po. Okay? Pinamamahayan din po yan ng good at ng bad bacteria. So, it's very important na gumamit tayo ng tamang feminine wash para po doon. Kung yung ating mukha nga, inaalagaan natin. Dapat natin alagaan ang ating
flower. Para hindi lang ikaw ang masaya, pati si Mr. ay masaya. Tama ba? Yes. Pero dapat, kung kayo masaya, mga mister, dapat mas masaya din kami. Gumamit din po kayo ng masculine wash. Diba? Kasi alam nyo, pag hindi kayo gumamit yan, baka may bata nyo, masusore throat naman kami. So it's very important. Pag hindi din naman kayo. Kasama, no? Sabihin nila ang ano ko, diba? Tama ba ako? Yes. Dapat kay Jeannie, kung kami nga pinagwawash nyo, dapat kayo din. So syempre, para hindi rin yan naglulupa-lupa at the end of the day. Tama ba? Yung totoo, diba? Para hindi rin naglulupa-lupa at the end of the day, ayan, gumamit ng masculine wash. Alam nyo ba na mas malamig ito? Yes. Kesa sa feminine wash? Yes. Oo, tama. Okay, yan. So lahat ba gagamit nito? Yes! Yes, promise nyo, ha, dapat lahat gagamit ang mga men. Tapos, bakit protected? Meron tayong ganito. Pag alis namin sa Wednesday, pagsusutin ko talaga yung mga anak ko ng eye protect. Para, within 2 kilometers, protected sila from bacteria, especially mga viruses. Kasi hindi mo masabi, baka may sakit yung katabi, umatsyeng, etc. At least 2, di ba, meters protected yung mga, especially our kids, okay? So, dapat may suot tayong eye protect, okay? Yung laman po niya na nasa loob is 2 months, nung naglalabas siya ng fumes. It's a Japanese technology, patented po yan sa Japan. Okay, at tayo lang ang meron yan. Okay, so eye protect. At ito, sino nakagamit na ng care lift? Okay, ako I love care lift kasi pag masakit ang likod ko, yan, ilalagay ko talaga buong patch sa likod, left and right. And honestly, nawawala naman talaga. Mas mainit siya. Minsan nga, mas mainit siya kapag nailigo mo siya at pinagpangpisan ka. Yung iba, ginagamit siya the whole day. Hindi na, nagtitipid, hindi inaalis. Okay, dalawang araw na, nasa likod pa yung care lift. Okay, pero okay lang naman kasi talaga mainit pa rin. Andun pa rin yung init. Tama si ate. Tama, oo. Yung iba naman, pag namamaga ang binte, yung gano'n, may mga maga, naglalagay din ng care lift. Pag masakit sa ulo, gugupitin, naglalagay ng care lift. Okay. Nanotechnology yan. So talagang pumapasok po siya sa kaloob-looban ng ating skin and muscles. Okay? Ito yung ating nanang product, power. Ito yung natural essentials, okay? Nakagamit na ba kayo nito? Yes! Ang pinaka-favorite ko dito is the strawberry scrub. Okay, maganda siya talaga for the whole skin, even sa face. Ako, I really have a sensitive sa face. Hindi ako basta-basta gumagamit. Pero with the strawberry scrub, nagamit ko po siya talaga. You can use it every day. Okay? Scrub. Kailangan may scrub. Hindi ko lang po nakikita nyo. So, tapos na po ako. So, eto, kinunan to sa Ayala. Hindi ko lang po nakikita nyo eh. Ito po yung, we're maintaining 4 cars right now. Ito yung sports car na Lexus. Ito yung Sequoia na sasakyan. And yung pa yun, yung isang Lexus. Yung isang Lexus na yun na nasa dulo, hindi namin pa binibenta yan. Kasi yan po yung ginamit ni Maricel Soriano sa teleserye niyang This Is Real. Okay? So nirent nila ng JMA7 while the teleserye is ongoing. Kaya may picture talaga ako ni Dingdong tsaka yung si Maricel. So, and eto rin po yung sa Ayala Greenfield Estates. Alam niyo sa Kalamba? Yung nandun sa taas ng bundok, yun, we bought a property there. Okay? So, yan yung mga sasakyan. Kaya galing po talaga yung nangyari sa amin. Sa Alliance in Motion. Ha? Meron pa. Sorry. Hindi ko alam yung slide. So, ano yun? Wala na. So, gabi ba? Yes! Grabe. I'm so happy. Okay, gabi yung product natin? Yes! Yes, gabi yung produkto. And honestly, for 11 years, gabi rin po talaga yung income sa A. Yung sinasabi po nila na 32,000 per day, totoo po talaga yun. Totoo din po yung sinasabi nila na kahit hindi po kami mag-work, tinabaho na namin po yun before. Kahit matulog magpahinga po kami talaga, yung 32,000 per day, nangyayari po talaga yun sa amin. And I know, marami rin po kayong katabi na nandyan, ng mga millionaires club,
tahimik lang po. Marami po sa Alliance in Motion Global, OFW, ordinaryong mga tao, na nabago po talaga ang buhay because of AIM Global. So, sino po rito yung gusto kumita? Handa na ba kayong umaman? Yes! Handa na ba kayong umaman? Yes! Yes! Sino po rito, if given the chance, gusto pong kumita ng 32,000 per month. Extra. Para sa mga first-timer, pwede na ba yun? Yes! Kaya lang, hindi lang yun yung pwede ibigay ng AIM. Okay? If given the chance, mangangarap ka na rin lang, tasan mo na. Sino po yung gustong kumita ng 32,000 per week? Mas maganda ba yun? Yes! Grabe. Kaya lang, hindi pa yun yung pwede ibigay ng AIM. Yes! Alam nyo ba, if given the chance, sino po yung gustong kumita ng 32,000 per day? Dami gusto nyo, mama. And araw po ng kalayaan ngayon, this is an opportunity for you, everyone. Diba, sabi nga nila, it's an Independence Day mo ngayon. It's an opportunity for everyone na nakita nyo ang AIM Global at nabago, mabago ang buhay nyo. Alam nyo ba, for 11 years, ang tagumpay, ang pagbabago ng buhay nasa ating mga kamay. Iba-iba po tayo ng pangarap. Okay? So, ano man po yung mga pangarap na meron po kayo, panghawakan niyo po yan. Trabahuhin niyo po siya. Seryosohin niyo ang aim. Kasi kung ano po yung nangyari po sa amin, pwede po talagang mangyari po sa inyo. At ang good news, grabe po yung mag-OPP sa inyo, magpresent ng marketing plan. Kung ako po ang inyong GA Ruby, ito naman po ang ating GA, first GA Diamond. So, excited na ba kayo? Yes! Diba kahit po ako excited ako for him? Kasi nakita ko tong tao to from wala pa siyang sasakyan, pinag-drive niya lang ako, na ngayon ibang-iba na siya talaga. Ibang-iba na rin ang wisdom niya, ibang-iba ang vision niya. So grabe po tong tao na to. Okay, at a very young age, is part of the millionaire circle and lahat na rin ng achievements na binomis ng Alliance, nakuha niya po talaga and more than pa nga. So, pag sinabi ko pong 1 million, kung paano niyo ako winelcome, okay lang pa, i-welcome niyo rin po itong taong to? Yes! Grabe. So, 1 million! 2 million! 3 million! Please welcome your first global, GA Diamond, Mr. Joseph! Yan, good morning po! Kumusta po kayo? May init pa? Okay lang yan, kasi marami din pong naiinitan sa labas at araw-araw pa silang naiinitan. Wala din chance na magbago buhay nila. Pero kayo pong nandito, it's very rare for this kind of opportunity na kami pong mga Hall of Fame nasa harapan niyo po at nagsasalita pa sabay-sabay. Kaya para po sa akin siguro ang pinaka maganda bago po sa mga gusto ko lang makilala, may first-timer ba? Sige, pakitaas nga po ng kamay ng first-timer. Totoo po dito, first-timer ka? Digaw. Ang first time niyo po makarating yun, bakit po kayo pumunta? Ano sabi sa inyo? Kasi po, gusto ko malaman lahat tungkol po sa product at saka yung mga ibigay na benefit sa tao. At the same time, kasi po yung akin pong app, taga-Picol. Yung upline? Opo. Di member ka na. Opo, member. First time ko lang kung matinang ganito. Ah, oo nga. Tama nga. Mali ka naman. Yes, po. Sorry, ah. Hindi, I mean, sino ang first time na hindi pa member? Okay, clear, clear. Sir, hindi pa kayo member? First time niyo po makarating dito. Bakit po kayo sinabi sa inyo? Sinabala ko nung kumpare ko na punta ko dito. Ano sabi sa'yo? Na ako ang mga product na aking binibigyan dito. Para ay gusto din sa itong tao na may pinta ko lang. Sige, sige. Anyway guys, kaya ko lang po tinatalong kasi first of all, since this is a rare opportunity, kadalasan kasi napupunta, I'm sure, mga member.
Kasi bihira din po kami nila. Kami mismo bihira po nila makita. Sa Vendelbeto. Kaya lang po tinatanong, para if ever, makapag-adjust po ako sa presentation ko. Since may mga first-timer po, pag-usapan natin number one, para sa inyo, madali po bang umaman o mahirap? Madali, mahirap? Mahirap. Okay. For me, kaya po siya nagiging mahirap kasi wala naman talagang nag-aral paano maging mayaman. Second, wala pong nagturo sa atin paano umaman. Nakarinig ka na bang magulang, anak, gusto ko paglaki mo umaman ka? Very rare. Ano ang kadalasan? Anak, gusto ko paglaki mo makapag-aral ka, makagraduate ka, magkaroon ka ng work. At karamihan ng tao, bihira mangarap umaman. Ang kadalasan gusto nila magkaroon ng regular job. Graduate, magkaroon ng asawa. Diba? Isa yun sa mga pinaka-binibili sa nilang goal. But ibig sabihin, kaya tayo nahihirapan sa ganun na buhay, hindi dahil sa mahirap, nagkataon lang na walang gumigising sa atin sa katotohanan. Parang ganito, sino ang nag-elevator? Sino ang nag-elevator na nag-antay sa baba ng more than 5 minutes pataas? Alam niyo po ba ako nag-agdan ako? Nag-agdan ako, it took me only almost 3 minutes, nasa taas na ako. In short, I'm just very practical. Bakit ako pipila sa baba? Ang tagal-tagal ng elevator, ang dami-dami nakapila kung pwede ka maglakad. Anong mas nakakapagod? Ilang oras ka or 30 minutes kang nakatayo at nag-aantay ka ng elevator or 3 minutes kang nasaktan kasi paakyat ka ng paa, paakyat ka ng hagdan, yung paa mo na masakit, pero after 3 minutes nakaupo ka na dito at komportable ka na at yung lahat na nag-aantay nasa baba pa rin. In short, ang daming taong ganon. Nahihirapan tayo mag-compute ng mga simpleng bagay. If you really want na bumagbago buhay nyo, number one na kailangan nyo lang gawin, lagihan nyo pangarap nyo. Ang problema sa atin, pag nangarap ka ng regular job, anong meron dun? Kahit may regular job ka, ba't hindi ka mangarap na malaki ang laman ng bulsa mo? Ba't hindi ka mangarap na kumita ka ng malaki? Kasi end of the day, ang grades po is only important inside the school. The moment you go outside the school, hindi na po importante ang grades. At ito pa ang pinaka-practical. Mamili po kayo. Isang tao na naka-coat, naka-forma, paglabas, naka-MRT. Nag-MRT, nag-LRT, yung parang fresh na fresh ka, lumabas ang bahay nyo. Pagdating mo sa trabaho mo, grogi-grogi ka na sa grabing pinagdaanan mo sa buhay mo. Or, tagalinis ka ng imbornal, pero after naman maglinis ka ng imbornal, naka-Mercedes-Benz ka at naka-aircon ka, anong ipiliin nyo? Guys, maraming bagay na pinagtatawanan ng before, but after ilang kumita ng malaki, tinanggap sila. Dati sabi nila, ang billiard, trabaho ng tambay. Nung sumikat si Efren Bata, tinanggap natin at halos lahat ng gimikan may bilyaran. Sabi nila, ang boxing, trabaho ng mga tambay at mga walang pinagtapusan. Nung sumikat ng sobra si Manny Pacquiao, ngayon ang dami na rin po. In short, there will come a point pala na hindi importante talaga yung mga naging grades mo. Familiar kayo kay Mark Zuckerberg at kay Bill Gates? Yes. Anong meron silang something in common? Pareho hindi sila graduate ng Harvard. Pero after nilang maging Mark Zuckerberg, maging Bill Gates, anong nangyari? Inawardan sila ng Harvard ng isa sa most outstanding student nila. Di ba ang weirdo ng ganon? Bakit yung hindi nakagraduate inawardan? Now, ano ang point ko? Guys, may mga simple lang ang dipang paniniwala sa buhay ko na ipapakita sa inyo. Then afterwards, kaya na po mag-decide. If you really want na magbago buhay nyo, number one, we need to change our culture. Baguhin natin ang nakalakihan natin kasi since ang Pilipino na colonized ng Spanish, na colonized ng Japanese, na colonized ng Americans, masyado naging mababa ang tingin ng Pilipino sa sarili nila. For 300 years nung pinolonized tayo ng Spaniards, ang lagi sinasabi sa atin, alipin sa gigilid, alipin na mamahay. And question, today is June 12. Malaya na nga ba talaga ang Pilipino? Subukan mo kaya sabihin sa boss mo, boss, magbabakasyon ako bukas. Subukan mo kaya sumakay ng jeep at sabihin mo sa driver, bossing, I love you, baba ka na. Subukan mo kaya sabihin sa anak mo na umiiyak na nagugutom, na anak, I love you, mahal kita, okay na yan. Pwede ba yon? Hindi. Ano ang point ko, guys? Literally, meron tayong paniniwala na malaya tayo, but actually we're not. If you don't have money, ang hirap maging malaya. Hindi ka makakapunta ng ibang bansa kung wala kang pera.
di ka makakabili ng pagkain kung wala ka pera. In short, kailangan natin baguhin yung mentality na yun. Number one na kailangan nyo lang pong gawin, lakihan nyo yung tinatawag na psychological wallet. Lakihan nyo pangarap nyo. Kasi tingnan mo ang nangyayari. Kung ang sweldo mo 10,000 per month, ang sweldo mo 10,000 isang buwan, this is the normal na sweldo mo. Isang araw maganda gising ng boss mo, dinagdag ka ng 10,000, magkano lahat yan? Anong mararamdaman mo kung sanay ka na ang sweldo mo 10,000 at biglang naging 20,000? Consciously, you will be happy. But subconsciously, nagpapanik tayo. Bakit? Ang 10,000 ang tawag dyan, normal income. Kung normal income ang 10,000, anong tawag sa 20,000? Abnormal. At lahat tayo gusto natin maging... Kaya, i-clear mo. Consciously, gusto natin lahat, eto. But take note, the moment na bigla ka, na from 10,000 palagi ang sweldo mo buwan-buwan, isang araw naging 20,000, medyo mararatel ka. Anong nararatel? Kinakabahan. Kasi this is your normal state, eto yung medyo abnormal state mo. Since lahat tayo gusto natin maging normal, uubusin mo to para bumalik ka dito. Hindi ka ba nagtataka tuwing nakakatanggap ka ng 13-month pay mo? Di ba nanggigigil ka na parang ubusin agad yung pera? Pag may nakikita kang pera sa wallet mo, pag may laman, kinakabahan ka? Pag kinakabahan ka, sige sabihin, masanay ka na yung wallet mo lagi? Walang laman. In short. Okay. In short. In short, guys, if you want to change your life, first thing na kailangan nyo lang pong gawin, lakihan yung pangarap nyo. What if ang pangarap mo, kumita ng 100,000 per month? Pangarap lang yan. Now, makikita mo ngayon ang difference. Kung sanay ka ng sweldo mo 10,000, tapos biglang naging 20,000, pero ang pangarap mo 100,000, tanong, manglilibre ka ba? Anong gagawin mo? Magsusumikap ka palalo para umabot ka sa? Ang nag-a-abroad, bakit talaga nakakaipon? Dahil ba sa dollar kinikita nila? Hindi. Ang nag-a-abroad, nagbabago ang ugali pag nasa abroad ng Pilipino. Pag kulang ang kita mo sa first job mo, naghahanap ka ng second job. Pag kulang pang kita mo sa second job mo, naghahanap ka ng third job. Sa Philippines, pag kulang ang kita mo sa first job mo, nagrarally sa EDSA. Sa abroad, pag marami kang pera, gagastusin, isisave. Pag nasa Pilipinas, marami kang pera, anong gagawin mo? Gagastusin. In short, guys, simple lang. If you want to change your life, lakihan nyo lang po pangarap nyo. Huwag kayong maniniwala sa iba na kung mga ngarap lang daw dapat mababa lang. Para daw hindi mo man makuha, okay lang. Ako po at tatanungin nyo, kung mga ngarap kayo ng sobra, lakihan nyo na. Sumablay ka man ng konti, mangarap pa Ferrari, Lambo, sumablay ka man bumagsak ang Mazda Civic, at least, nakakotche ka pa rin. Isipin mo lang pag ang pangarap mo, motor. Pag sumablay ka sa motor, munting bike ang babasin mo. Okay, clear mo ba tayo? Okay, number two. Kailangan nyo lang pong ayusin mga paniniwala natin. Why? Way back ako po nung high school, I'm already earning 8,000 per month. High school student ako. I'm, sa mga hindi po nakakilala sa akin, I'm from Bicol. Nag-aral, lumaki, nagbinata, nakagraduate po ako sa Bicol. And nung high school ako, nagkataon lang po na may mga jeep kasi kami nagpapasada. Yung driver po namin nagtanong sa akin. Sabi niya, Joseph, pwede ba akong mangutang sa'yo? Sabi ko, ayoko. Kaya lang meron siyang sinabing magic word. Sabi niya, Joseph, pag pinautang mo ako ng 500, after one month, ang ibabalik ko 600. Okay. Eh, sabi ko, napakaganda. Bakit? Isipin mo guys, ang 500 mo ilagay mo sa banko. After one year, 500 pa rin yan. Ilagay mo yan sa alkansya, pag yung ate mo magaling mamuha, ubos yan. Yung ate ko kung sinundan ko, tawa mo lang tawa. Kasi one time talaga, may alkansya ako, hulog ako ng hulog every week pag binibigyan ako ng allowance ng mama ko. Isang araw, sige, parang hindi bumibigat? One time, pagbukas ko ng kwarto, gitang-gita ko na kagano may ting-ting ginagawin. Di ba, nalalabas kasi yun eh, pag chinagano mo lang ng konti. At the story heard, guys, sabi ko, ang ganda ng offer ng driver namin. Kaya sabi ko, wala naman siyang choice. Kailangan niya akong bayaran. Kasi nagmamasada naman siya sa amin. Ang sabi niya, bibigyan niya ako ng 50 pesos every labas niya. At the story short,
ang tubo ko 100. Doon ko nalaman, pag nagpapautang ka, nagiging sikat ka. Dumating po sa point na lahat ng driver namin nangungutang na po sa akin. Office mates po ng ate ko nangungutang na po sa akin. Sa mayor's office sa lugar namin, may mga nangungutang na po sa akin. Ang dami na pong nangungutang kasi piniikot ko lang ng piniikot. Kasi kagandahan, no, isipin mo, di ba, kung may nagbabayad sa'yo ng 10 tao na 50 pesos ang araw, di may 500 ka na naman, mapapautang mo na naman. So, at the story short, sa laki na ng kinikita ko, may isang matanda na lumapit sa akin. Sabi niya, iho, tigilan mo na ginagawa mo. Kinapahan po ako kasi ang paniniwala ko, makinig, sumunod sa matatanda. Eh, high school pa lang ako that time. Sabi ko, tita, bakit ko po ititigil yung ginagawa ko? Sabi niya, hindi mo ba alam kung anong tawag sa ginagawa mo? Sabi ko, ano po yun? Sabi niya, 5'6". Sabi ko, ano po ang problema sa 5'6"? Ay, nako, iho, since ang tubo mo, 20% per month, lahat ng nagpapa 5'6", nandito ka pa sa mundo, yung kaluluwa mo, sinusunod na sa impyerno. Isipin niyo, kung makita niyo pa yung mukha niya, akala mo talaga nang galing doon, impyerno. Dito may mga kwento pang kumukulong tubig. Di ba? Yung mga ganun daw, grabe daw. Now, I'm very practical. Just like what I said kanina, naghagdan ako instead mag-elevator. Ako din, ang paniniwala ko sa buhay, listen to all advice, but be very careful kung kanino ka makikinig. Kasi lahat ng tao may opinion. At hindi ibig sabihin lahat ng tao yung tama. Naghanap ako ng comparison, may na-meet po ako. Kaibigan ko, nagluluto ng pansit bato sa Bicol, ang capital, 100 pesos. Ang pansit bato po is, kilala ko siya sa Bicol, isang form of na noodles, yun pong ginagawa. Now, capital niya, 100 pesos. Isang kilong pansit, konting karne, konting gulay, pag nailuto niya, na ibibenta niya ng 300. Magkano tubo niya? Dun po ako nagtanong sa sarili ko, kung yung kaluluwa po sinusunog na sa impyerno, ano na lang kaya yung kaibigan ko? Sabi ko, baka nito nuclear na kaluluwa niyan sa impyerno? Di ba isip mo ako monthly lang? Ito daily? Isipin mo guys, ha, sa mga nagsasabi na masama tumubukan ng 5-6, ano na lang ang tawag mo sa mga soft drinks sa mga fast food? Hindi mo ba nakahalata na kalahati nun puro yelo? Tuntua ka pa inumin, di ba? Ano ang point ko guys? I'm not saying na kailangan lahat ng makinig ka lang kung anong makakatulong sa'yo. Kasi for me guys, makinig, bago ka makinig sa isang tao, tingnan nyo muna buhay nila. Pag ang isang tao mahirap, huwag kang maniniwala tungkol sa pera pag sila kausap mo. Kasi kaya nga sila nagkanda hirap-hirap dahil sa ganun na desisyon, bakit ka makikinig? Ang problema sa atin, nakikinig tayo ng desisyon based of our relationship. Close friend mo, asawa mo, kapitbahay mo. Uy, anong magandang negosyo ngayon? Yung tinanong mo ni, hindi nga nagdinegosyo buong buhay na. Anong isasagot sa'yo? Ay, huwag, delikado yan. Eh guys, kahit ano naman na isang bagay na hindi ka marunong gawin or gamitin, delikado. Bigyan mo ng kutsilyo ang bata, delikado. Bigyan mo ng kutsilyo ang chef, makakapagluto. Ano ang bottom line? Be careful kung kanino kayo makikinig. And lastly, lahat po tayo may pangarap. And ever since tayo may pangarap, ang choice lang natin para makuha dreams natin is only two. Pwede kang magtrabaho, maging empleyado, or pwede kang mag-businessman. Ito lang dalawang option natin ever since. Now, question ko lang sa inyo. Sino pumapasok araw-araw? Empleyado, negosyante? Yeah. Sino ang napapagalitan? Empleyado, negosyante? Yeah. Sino may bonding lock? Empleyado, negosyante? Yeah. Ano? Sino may magandang bahay? Empleyado, negosyante? Yeah. Sino may magandang kotse? Empleyado, negosyante? Yeah. Alin ang mas maganda dito sa dalawa? Empleyado, negosyante? Yeah. Sino po ang student ngayon? Nag-aaral pa? Anong course mo? EE. Pagka-graduate mo, anong pangalan mo? Darwin. Darwin, pagka-graduate mo, anong gagawin mo? Maghahanap ng trabaho. Pansinin mo gaano tayo ka-weirdo. Okay? Sino pumapasok araw-araw empleyado? Sino napapagalitan empleyado? Sino may body cash empleyado? Sino may magandang bahay? Negosyante. Sino may magandang kotse? Negosyante. Alin ang mas maganda dito sa dalawa? Negosyante. Darwin, ano ulit gagawin ng pagka-graduate? Negosyo ka
kayo din, di ba? Lahat ng pangit nandyan. Lahat ng maganda nandito. Anong gagawin ng pagka-graduate mo eh? Makatawa kayo eh. Kayo nga, nagtatrabaho din ngayon. O di ba? Anong point ko, guys? The question is this. Bakit dito tayo nagsisiksikan na alam natin lahat, pag gusto mong gumanda buhay mo, itong pinakamabilis na way. Simple lang, may nagsabi sa, hey Joseph, we don't have any money to start a business, guys. Hindi nyo po kailangan talaga ng pera, ang kailangan nyo lang pangarap. Kasi sa totoo lang, if you want something, gagawa ka ng way. Kumbaga, ang pera susunod na lang yan sa isang taong desidido. Now, ano ang point ko? Kaya tayo nagsisiksikan dito dahil sa mahiwagang advice na to na naririnig natin simula pinanganak tayo, lumaki tayo, naririnig natin sa lahat. Ano yon? Sabi sa atin ng karamihang tao, number one, ito na lang, galing sa magulang, anak, go to school. Pangalawang advice ng magulang na paulit-ulit natin naririnig, anak, study hard. Pangatlo, anak, find a job. Itatagalog ko lang po para sa mga estudyante nandito, medyo magkaroon po kayo ng mareminis nyo. Sabi ng magulang natin sa atin, anak, pumasok ka ng school. Mag-aral ka ng mabuti. Kasi pag nakapag-aral ka ng mabuti, makakakuha ka ng magandang grado, makakahanap ka ng magandang trabaho. Tanong, sa mga magulang din nandito po ngayon, ito rin po ba ang advice ng magulang nyo sa inyo? Yes! Sa magulang ng magulang ng magulang ng magulang ng magulang, ito pa rin po ang advice. Kaya lang ang panahon noon sa panahon ngayon, ang laki na po ng pinagbago. Noong unang panahon, habang tumatagal ka sa trabaho mo, tumataas ang benefit mo, nagiging importante ka sa kumpanya, at lalo ka nilang inaalagaan. Sa panahon ngayon, habang tumatagal ka sa trabaho mo, pinagpaplanuhan ng mabuti ng boss mo paano ka papaalisin at lilipatan ka ng kontraktual. Ang business before, okay lang kasi kulang ang supply ng nagtatrabaho. But we have oversupply ng worker. Ang daming graduate na walang trabaho. Ultimo mga taga-Lasal, taga-Ateneo, magaganda na klaseng school, ang daming gumagraduate na wala po silang trabaho until now. Magkaroon ka man ng trabaho, isa lang sure ko, baka mas malaki pa yung yung baon mo nung nag-aaral ka kaysa sa sweldo mo sa natitira. Now, anong bottom line, guys? Meron tayong third choice para kumita ng pera. Employment, before to, mga 1950s, pag nag-empleyado ka, maganda po buhay nyo, 100% sure yon. Way back 1970s, 1980s, na-accept na maganda ang business. Kaya nga ngayon, ang tingin sa employment at business magkaiba. Third, may tinatawag ngayon na bagong breed, this is what we call networking. May mga taong negative sa networking, hindi dahil sa pangit ng networking, it's just common sa isang tao na hindi nila alam na negative talaga sila. Wala po kasing magulang na nagsabi, anak, go to school, mag-aral ka ng mabuti, at mag-networking kapag laki mo. Wala pong ganun kasi bakit? We are the first generation ng mga networker. But there will come a time, bigyan mo pang 5 years from now ang networking industry, marami ka na pong makikilala mga bata na bakit ka nag-networking kasi magulang ko networker. Now, ang tanong sa akin ng ibang, eh Joseph, kung talaga maganda ang networking, bakit hindi naman lahat yung mayaman? Totoo, hindi po lahat ng sumasali ito yung mayaman kasi hindi rin po lahat ng nag-aaral gumagraduate. Hindi po lahat ng tumaya sa loto nanalo. Hindi po lahat na nag-take ng nursing exam naging nurse. At worst, hindi lahat ng nurse ang trabaho. Now, ano ang point ko? Sabi sa akin yung bae, teka lang. Alam mo, ang ayaw ko sa networking, ang pinapayaman nyo dyan, yung nasa taas. Hindi ko po maintindihan sa tao bakit galit na galit tayo sa nasa taas. Guys, mag-networking ka or hindi, kumikita nasa taas. Sige, sabihin na natin. Huwag ka mag-networking. Pag pinanganak ka, sa hospital, sino kumita? Hospital, nasa taas mo. Pag nag-aral ka, sino kumita? School, nasa taas mo. Pag nagtrabaho ka, sino kumita? Boss mo, nasa taas mo. Pag namatay ka, sino kumita? Funeraria, nasa taas mo. In short, kahit anong gawin mo sa mundong to, merong
Kumikita. Bumili ka ng damit, may kumikita. Sumakay ka ng tricycle, may kumikita. Gusto mong walang kumita sa effort mo? Lumipat ka ng ibang planeta, magsuka doon. Guys, ang bottom line, kung itatapat nyo to dito, pare-pareho lang. Ito pa nga pinaka-worst eh. Alin ang may pinaka-malaking kapital sa tatlo? Business. Alin ang may pinaka-malit na kapital? Networking. Guys, para mas makarelate kayo ng konti, eto isipin nyo to, destination. Pag naging empleyado ka, para kang naglalakad, papunta sa pangarap mo. Pag nagbe-business ka, para ka pong nagda-drive, papunta sa pangarap mo. Pag nag-networking ka, para kang lumilipad, papunta sa pangarap mo. Then ako naging practical lang ako, bakit ako maglalakad kung pwede ako mag-drive? Bakit ako magda-drive kung pwede ako lumipad? Now, ano ang bottom line? Guys, lahat naman tayo ganun kaya. Pero alam nyo ba, bakit pinaka-nahihirapan tayo yung mama? Eh? Question. Dati, pag manunod kang pelikula, anong gamit natin? Pinakauna, Betamax, VHS, VCD, DVD. Lahat po ba DVD na nanonood ngayon? Okay. Atras tayo, sounds. Pag makikinig ka dati ng music, anong gamit mo? Plata. Isang bilog na pagkalaki-laki, isang laman, isang kantang laman. Kaya na-imagine nyo paano mag-sound trip siguro mga lolo-lola natin. Diba? Tara, may mga music ako dito, di ba? After ng plaka, sumunod kaset. Ang problema sa kaset tape, pag gusto mong ulitin, kailangan mo ng ballpen. Itutusok ko doon, iikot-ikot mo, gano'n. After kaset tape, anong sumunod? CD. Ngayon, anong sunod? USB na lang. Ito mo, MP3 na. Okay. Now, mapapansin mo, may tinatawag na shifting. Tubig noon. Lalabas ka pa ng bahay, pupunta kang balon. Lalabas ka ng bahay nyo, sa gitna ng lugar nyo, pwede may balon, gaganong-ganong yung lube. Eh, yung pantag yan? Yung tayo parang ginaganyan. Sumunod ang improve, poso. Ang problema sa poso, para kang nakikipagpustahan araw-araw. Kasi may dala-dala kang isang tabong tubig, pupunta ka sa poso, sana mabuhay, sana mabuhay. Hindi po akala naman ng tubig. Tama? Ngayon, may tinatawag na gripo. Dati, pag gusto mong mainit na tubig, mag-iinit ka pa sa takore, ngayon may hot shower. Pansinin mo, may shifting na nangyayari. Ang problema sa atin, yung pinaka-importante, doon hindi tayo nag-shift. Eto. Isipin mo, eto 1950s pa sumikat. Eto mga 1970s, 1980s. Eto na yung pinaka-latest. Parang ganito, sabi ko nga, kung anin ko kayo, kung mamimili kayo, aakit ka ng building, walang pila, mag-i-stairs ka, mag-i-elevator. Mag-i-elevator. Kung maghuhukay ka, pala o bakho, yun ang naging problema sa atin, pinapili ka na. Pala o bakho, kutsara, kutsara. Then you're asking bakit ka nahihirapan yung mama. It's not dahil hindi ka magaling. It's simply because ang ginagamit mo yung unang-una pang panahon. Ang galing mo maminwet. Sobrang galing mo maminwet. Ako first timer. First time ko manghuli ng isda. Ang gamit ko lambat, ikaw binwet. Sino mas mananalo? Exactly. Kaya nga ano ang point ko guys, just have an open mind. Kasi isipin mo, this is already very obsolete. At alam niyo po ba, sa tatlong ko, alin ang may pinakamura? Alin ang pinakamahal? Eto. Bakit? Para ka maging empleyado, eto ang grabing kapital. Sabihin na natin 16 years. Ano yan? Nag-aral ka, elementary, high school, college. Nagbayad ng sangkaterbang tuition fee yung magulang mo. Ginapang yung pag-aaral mo, uniform mo, libro, bag mo, baon mo. After nito, ano pa? Nagsunog po tayo ng ilal. Kaaral ng more than 80% sa pinag-aralan natin hanggang ngayon, hindi natin alam kung saan natin gagamitin. Naaalala nyo po ba nung dumating po ba kayo sa point na nagtanong kayo na worth it ba talaga yung pag-aaral natin?
yung in-spend natin ng oras sa dami ng pinag-aralan natin, ano yun? Buhay ng may buhay, pinakaalaman natin, history. Kailan pinanganak si Andres Bonifacio, kailan namatay si Andres Bonifacio, hindi mo nga kaano-ano yung tao niyo. Pinagpapakialaman mo detalye ng buhay niya. Don't get me wrong, anong maidudulot na mabuti sa buhay mo na memorize mo lahat ng birthday ng kapitbahay mo? Sumunod, hindi na tayo nag-move on sa taong to. Naging topic ng elementary, topic ng high school, topic ng college sa pangalang Dr. Jose Rizal. Wala pong against sa kanya, pero ang point ko lang, sa panahon ngayon, for me, hindi na kailangan pa siya pag-aralan ng buong buhay natin sa school. What if one year pag-usapan natin si Jose Rizal? Afterwards, kung gusto mo pa siyang makilala, i-research mo na lang sa Google, ihanapin mo at alam mo lahat ng detail niya kung gusto mo. After nun, yung subject na Jose Rizal, palitan. Palitan ng buhay ni Mang Inasal. Paano si Mang Inasal nagkaroon ng idea na since ang chicken puro fried, inisip niya yung lechon na manok, naglakas siya ng loob, nangutang siya sa bangko, afterwards, after 7 years, binili ng Jollibee ang Mang Inasal ng worth 2 billion pesos. Sa 2 million na utang niya, after 7 years, binili 2 billion. Right now, nag-tie up si Mang, si Injap Shinsia, nag-tie up po sila ni Jollibee, nagtayo po sila ng Double Dragon. Ang goal naman ng Double Dragon, magkaroon ng parang maliit na version ng mall sa buong Pilipinas, yung mga wala masyadong malalaking mall. And right now, gaano na sila ka-big time. Then after ni Mang Inasal, next, sunod na taon, tanggalin natin siya. Palitan naman natin buhay ni Lucio Tan. Si Lucio Tan nung nag-aaral, naka-chinelas lang. Kasi walang pamili ng sapatos magulang niya. Nagsumikap si Lucio Tan. After several years ngayon, siya may-ari ng Alay Bank, siya may-ari ng Fortune Tobico, at siya ulit may-ari ng PAL. After a year, tanggalin natin si Lucio Tan. Palitan naman natin si Henry C. Pinanganak na sobrang yaman kasi lahat ng sinihan sa buong Cebu silang may-ari. Nung namatay yung papa niya, bumagsak lahat ng negosyo nila. Dumating sa point na nagkahirap-hirap sila. Dumating sa point si Gokong Wei, sino ba tama ba ako? Parang nagulan. Dumating sa point na si Gokong Wei nagtutulak ng kariton, nagbebenta ng kung ano-ano. Balde, tuwalya, kung ano pwede niyang maibenta. Tukad the store shirt fast track, ngayon si Gokong Wei siya may-ari ng Robinson, siya may-ari ng Cebu Pacific. Tanggalin naman natin sunod na taon, pag-usapan natin Henry C. Isang binata na ang negosyo, ang source of income, maglinis ng sapatos. Naglilinis siya ng sapatos, sabi niya, saan kaya magandang pumesto? Naisipan niya magpwesto sa Mercury Drug kasi ang daming bumibiling gamot, ang daming tao. Kinausap ni Henry C. may-ari ng Mercury Drug. Sabi niya, pwede ba ako maglagay dito ng ano ko ng sapatos? Pwede naman ako magbayad ng rent ko, pero dito lang naman sa tabi. Tinanggihan siya. Pero dahil sa tangging yun, lalo siya nagsumikap. Nung nagsumikap si Henry C., dumating sa point na nakaipon siya ng pera, nagtayo siya ng tindahan ng mga sapatos. Nakaipon ulit siya ng pera, nagtayo siya ng shoe mart. Hanggang lumaki ng lumaki ang SM, kaya since sa sobrang sama niya ng loob sa Mercury Drug, lahat ng SM walang pwede magtayo ng Mercury Drug. Now guys, ano ang point ko? Isipin mo, kung taon-taon yan ang mga pinag-uusapan natin, ibig sabihin, kahit mahirap ka, wala kang chinelas, yung magulang mo, bumagsak ang negosyo, kahit na nagkahirap-hirap man kayo, kung tuwing ito ang maririnig mo taon-taon, lumalakas ang lobo na kung kaya nitong baguhin ang mga buhay nila, I'm sure kaya ko rin baguhin buhay ko. Basilio, Crispin, sino yung nakapulot ng isang chinelas ni Rizal na tinapon sa ilog, diba? Ano ang point ko, guys? Sa totoo lang, ang dami natin pinag-aralan na hindi natin magamit. Ito, algebra. Sino dito ang gumamit ng algebra sa buhay nila kung normal na state ng buhay mo? Nagbayad ka ba sa MRT? Diba, ano bang algebra? A squared plus B squared equals C squared. Ang makulit pa sa algebra, hindi na makapag-move on sa x niya, pinapahanap palagi sa atin. Di ba find x? Lalo na lang hanapin yung hindi pa mag-move on, di ba? Ano ang point ko? Guys! Ang buhay ng Pilipino,
hindi tayo mag-move forward kung puro past pinag-uusapan natin. Kumbaga, parang ganito yan, paano mo ma-appreciate yung current na karelasyon mo ang lagi nasa isip mo yung ex mo? O diba dapat i-let go mo yun, maging happy kung nasaan ka, and move forward. Kasi ang buhay napakasimple lang. There's a reason bakit hindi natin naaalala lahat yung past natin. Kasi kung maaalala natin lahat, hindi tayo makakapag-move forward. May mga bagay na kailangan kalimutan. May mga bagay na kailangan magbago. And for me, the moment you do that, it will be very easy for you to change your life. Kaya para po sa akin, isipin mo, itong tatlong to, the good thing about this, ito na po i-discuss ko. Itong networking, kasi simple lang para po sa akin. Guys, nagkakaroon po ng shifting ng pera. Pag sinabing may shifting ng pera, this is a crucial time sa buong mundo. Kaya nga ang daming nangyayaring pagbabago. Why? Ito na lang, para magkaroon po kayo ng idea ng konti. Guys, pumuputok ng automation. Pag pumutok ang automation, tatamaan ito mga tao. Meron din ang tawag ng 3D printing. Ang 3D printing, alam niyo po ba ang bahay pwede yung i-print na lang? I-search nyo lang po para mas maintindihan. 3D printing, kung nakakita na po kayong printer na nagpiprint ng damit, nagpiprint ng mga sulat natin, may tinatawag ng 3D printer na kaya na po magprint ng bahay. Pag gumanan na yon, ang daming mawawalan ng work. Second, nagkakaroon tayo ng mga smart car. Kung meron tayong smartphone, tinatrabaho na rin pong smart car. Darating pong time, wala na pong driver. Babagsak ang ekonomiya ng insurance. Kasi wala na masyadong accident. Kaya makikita nyo mga insurance company, nag-check na sila sa iba. Mapapansin mo, nilaman ng buong buo ng Uber ng Grab ang taxi. Dati ang aarte ng taxi driver, ang hirap sumakay. Ngayon, mag-Uber, mag-Grab ka na lang. Ang dali pa, madali mo pa silang kausap. Ngayon, umaaray na sila. Dati, pinagtatawa na ng mga... Kasi ang hili ko po mag-taxi, ang hili ko po makipag-chikan sa mga taxi driver. Yung mga taxi dati, pinagtatawa nila. Hindi naman yan, wala. Ngayon, ang pinakasinasabi na lang nila, delikado daw kasi walang insurance. Pero lahat naman ng may kotse, may insurance. And isa pa, isipin mo paano nag-adjust ang smart globe sa cellular, sa messenger, at sa Viber. Bakit ka ba maglo-load? Kung kailangan mo lang ng internet connection, nakukunin ka sa buong mundo, libre pa. Di ba, naalala nyo yung sa cellular dati, nagkaroon nga ng unlicol, hindi ka naman makatawag. Di ba? Now, ano ang point ko, guys? Be sensitive na nagkakaroon ng shifting. Gusto mo maintindihan para maging sensitive ka? Ilang taon ka na sa work mo, kumusta laman ang bulsa mo? Kumusta pangarap mo? Pangarap mo ba lumalapit? Kauin-adjust mo na lang yung pangarap mo. Dati nangangarap ka ng bahay, ngayon housing na lang ng cellphone, pangarap mo. Di ba nakita mo yung adjustment? Ano ang point ko, guys? There will come a point sa buhay natin na billboard, bagsak. Bakit? Wala naman nakatingala na sa EDSA dumadaan. Lahat nakatingin sa phone. Meron pa ba tumitingala ngayon na nakatingin? Halos phone na tayo lahat na kayo ko. Mainstream media, sumuko sa social media. Bakit tayo makikinig sa mga newscaster sa GMA, ABS na masyadong bias na social media? Pantay. Kumbaga, hindi na natin kailang maging journalist para magbalita. Marunong ka lang magsalita. Commercial. Tapos na ang era ng mga artista. Bakit? Ba't ka magbabay sa artista na million-million na kailangan mo lang sa social media mag-trending? Pag nag-trending, pasok ang commercial mo. Ano ang point ko, guys? May pagbabago na nangyayari. If you're not going to be sensitive enough, sayang. Kasi nandito kayo sa era na ito mag-create ng sobrang yaman at sobrang hirap. Mamimili ka lang kung nasaan ka doon. Dalawang pupuntahan ng tao, magiging sobrang dami ang pera mo or mawawalan ka talaga ng pera. Kaya saan nyo po gusto dun sa dalawang yon? It's your choice. Yo, ang ganda po ng isay na po yan, o, di ba? Uy, may napipig yun. Okay, now, dito na po tayo. Punta muna tayo sa isang opportunity na nabigay po sa akin way back before na pinagtatawanan po pa kami sobra. Dati ang networking, pwede nyo pong pagtawanan, pwede nyo pong apihin. Kasi pag inapi nyo po ang networker sa Facebook, aping-api po talaga kami noon. Wala pong ibang magtatanggol sa amin kung hindi aaminin na lang namin na kami nangangarap, na masakit man, itutuloy namin. Pero right now, apihin mo ang networking sa social media, kawawa ka. Naalala nyo may isang artista na inapi ang networker, inaspan ng 1 hour, nag-sorry siya. Kumbaga, ang point doon, iba na ang panahon ngayon. It's very different way back before when we were just starting. Now, for you to start up this kind of business, ang kapital mo lang, simple lang.
You just need 12,980 to start this business. You just need to buy the package. I'm sure ang reaction ng iba, mahal. Totoo naman. Mahal talaga yun kasi ang tao laging budgeted pera. Ibig sabihin, since budgeted ang pera mo, may masasagasaan ka kung maglalabas ka nito. Pero ang huwag natin pag-usapan ng pag-name media, pag-usapan natin ano yung kapalit. Okay, number one ang kapalit, products. You're very lucky kasi magkakaroon kayo ng product na nasa worth 15,000 to 20,000 peso. Opportunity-wise, this is a good opportunity. Why? 12,880 mo ilagay mo sa bangko, after a year hindi nagbabago. Ang lugi ka pa, value. Bakit? Yung dati mong bilhin, pag pinatagal mo ang pera mo sa bangko, hindi mo na mabibili. Guys, tinuruan tayo lahat mag-save. Sabi sa atin, mag-save ka ng pera para kay umaman. Nagtanong ka ba, sino ba yung yayaman? Kasi sino dito sa kwartong ko ang umaman na nagsisave? Wala. Bakit? Guys, hindi totoo na pag nag-save ka ng pera, yayaman ka. You need to learn how to have an offense sa pera mo. Walang basketball na nanalo na puro defense ang ginawa. Nakakita ka na ba nag-champion? Ay grabe kasi lahat pinapalan, lahat din. Wala. Kailangan mong matutong mag-shoot. The same thing sa pera. Pag ang pera, inalagaan mo ng sobra, inipon mo ng inipon, maghihirap ka pa rin. Why? Way back, ito na lang, 10 years ago, ang 1,000 mo, ilang gasol pwedeng bilhin? Baka 3. Ngayon, ang 1,000 mo, ilang gasol ang pwede mong bilhin? 1. Anong tawag doon? Ibig sabihin, after 10 years, pag ang pera mo hindi nag-time stream, lugi ka. Eh, sino ang banko na nagbibigay ng after 10 years, magtitriple pera mo? Worse, ang banko ngayon, after 10 years, pareho pa rin pera mo. Tinubuan ka, binawi din sa'yo. Paano yun? Okay, may tubo kang 500, 300, o tatanggalan ko ng attorney's fee. Mga hindi mo maintindihan kung saan galing yung mga, ano tawag yun? Charges. Parang binigay sa'yo, binawi lang din. Now, anong point ko, guys? Product itself, ang ganda po ng product na team, we don't have anything to prove kasi nakakapunta po kami ng iba't ibang country. Nakikita po namin ang supplier mismo ng A-Global, sobra pong gaganda talaga ng products. Okay? Number two, we have insurance. Sa kagandaan sa insurance na to, guys, meron siya 200,000 personal accident insurance for 1 year. Ibig sabihin, kung may mahal ka sa buhay na member ng A at na-aksidente, yung iyak mo medyo nabawasan ng konti. Okay? Kasi may matatanggap kang 200,000. At meron pong 200,000 ulit, pag na-accident at hindi namatay pero gulay po yung katawan, meron din pong 50,000 unprovoked murder and assault. Ano naman to? Naisipan mo mag-video, okay? Napili mong kanta? My Way. Okay. Nagalit yung kainuman mo na, saksa ka, at least meron pa rin mga pong 50,000. Susunod, 10,000 medical reimbursement per accident. Ito naman po mga minor na tapilok, na kagat ng aso, mga minor po aksidente, may makakiling ka pa hanggang 10,000. And lastly, 10,000 burial. Kasi sabi nga nila, ang patay, bakit nakakaiyak? Kasi maliban sa mamimisming namatay, gagastos ka pa. Di ba? Ang gastos din mamatayan. Di ba parang kasal? Ang gastos ng kasal, ang gastos din magpaanal. Ang kadalasan, pareho lang yung gastos ng dalawa. Okay. Now, number three, meron tayong tinatawag na medical check-up free. Ang kagandaan po dito sa medical check-up na to, may mga tie-up po kaming clinics, more than 300 to 400 tie-ups na pwede niyo po siyang gamitin, wala ka nang babayaran. The good thing about this, malalaman mo anong nararamdaman mo. Kasi ang problema sa tao, takot na takot tayo magpa-check-up kasi ayaw natin malaman na meron tayong sakit. At worst, wala tayong pambili ng gamot. Kaya kagandaan dito, libre na to, kung anong pakiramdam mo, pwede mo i-take yung supplements. Ang kagandaan po kasi sa supplements, pag healthy po pa katawan mo, madali po niyang ayusin yung mga sakit mo sa katawan. Okay? Lastly, dito na tayo magtatapos, scholarship. Mabilis ba ako masyado magsalita or tama lang? Naiintindihan niyo naman ako? Yes. Okay. Parang hirap po kasi magbagal ng salita na ganito kainit. Sabi ko parang kanina, nahihilo ako, buti nakakapag-adjust katawan ko. Okay, scholarship. Kagandaan din sa scholarship na to, we have 55% discount, hanggang 75% discount sa mga tie-up na school. Halimbawa, kung may 25% discount ka, sa 10,000, meron kang 25 na discount, ng kagandahan doon, every cent discounted ka. Marami po dito ibang mga magulang nag-join dahil scholarship lang. Kasi, di ba mga magulang, nagyayabangan minsan ng anak. May isa kung talagang pag-present ko nito, dito lang siya nagtatanong, ang daming tanong.
Sabi ko, totoo po talaga yan. Sabi niya, sigurado ka, oh, kahit ang grade ng anak mo, puro 70, magiging scholar siya. Opo, totoo po yun. Talagang ganun, nag-join. Tapos after mag-join, yung anak niya, pag-graduate na ng fourth year high school that time. Tapos nung magka-college na siya, grabe, ginamit talaga. Eh, gumana. Tuwan-tuwa siya lalo. Nung gumana, alam mo, tinex yung mga kaibigan niya. Kumari, punta kayo sa bahay, may konting celebration. Di puntahan yung mga kumari. Kumari, ano ba yan? Ikain-kain sila, kwentuhan. Eh, proud kasi ako sa anak ko eh. Kaya bakit? Naging scholar. Dituan-tuan naman yung mga ano. Hindi nila alam, wala naman kailangan entrance exam. Di ba? Naging scholar. At ang ganda po dito, mag-maintain ka lang ng press. Ma-maintain mo lang yung 75%, tuloy-tuloy yung scholarship mo. Kaya proud yung na, kasi sa buong buhay niya, lagi siyang niyayabangan ng mga kumari niya, hindi niya maipagyabang kasi yung anak nga niya, medyo kulang sa sustansya, di ba? Dito naging scholar yung anak. Okay. Now, ito pa po transferable siya. Pwede mo pong ipagamit sa anak mo, kapatid mo, kaibigan mo, ultimo po yung kaaway mong walang pinag-aralan, auto scholarship, mag-aral ka, pwede po yun. Okay, question. Sa 12,980, sa 1, 2, 3, 4 na pinalik, sulit o hindi? Sulit. Sulit na sulit. Now, dito tayo sa business side. Ito po, this is optional. Pwede pagkabili mo dito, kung ito lang habol mo, okay lang din to. Then, this is second, ito kung gusto mong gawin ng business. Ito yung sinasabi kanina ni Akmay, sino ang gusto mong kumita ng 32,000 per day? Ayun. Okay, guys, huwag po kayong mahihiya pag ganun. Alam nyo, sabi nga nila, alam nyo yung nasa taas, lagi yung nakatingin. Eh yung ikaw mismo, lagi kang nag-aayaw, baka hindi sa'yo ibigay. Kaya pag tinatanong ka ng ganyan, wala pong, kasi, ano yun eh, culture ng Pilipino. Kain na, hindi, busog ako. At nilagyan mo naman ang pagkain, ubus. Diba? Uy, ang guwapo mo naman, hindi, hindi. Pag sinabihan ang guwapo mo, ang yaman mo, anong sagot? Thank you! Kasi nasanay tayo ng ganun eh, na kinukontra natin. Isipin, binibigyan ka na ng positive na energy, tapos kukontrahin mo. Hindi talaga magtutuloy. Kaya pag sinabihan ka, ang guwapo ka, maganda ka, thank you! Pag sinabi ka, ang yabang mo naman, ikaw naman nagpuri sa akin, tapos ako ngayon mayabang. Di ba? Ano yun lang, wala pong masama sa ganun. Okay? And second, wala pong masama mag-claim ng pangarap natin. Ito may naging tanong sa akin dati. Kayo mga networker kayo, bakit proud na proud kayo i-post mga kotse nyo? I-post pera? Bakit proud na proud kayo i-post kung anong mga narating nyo? Sabi ko, sino ba ang taong hindi? Yung nurse nga naglalagay ng RN sa unahan ng pangalan niya. Yung doktor nga naglalagay ng doktor. Ano ang point ko guys? Yung magulang nga, ultimo nga first communion mo, sinasabit sa dingding eh. Di ba, first communion, birth certificate, di ba, minsan pinagsasabit sa bahay? Eh yun na nga lang, wala man ang achievement, nilabas ka lang sa mundo, nilalagay. Ito pa kayang, guys, there's nothing wrong na maging proud ka sa achievement mo. Kasi dulo, yun din ang gusto. Ang empleyado, bakit ka nag-work? Gusto mo magkaroon ng malaking pera. Ba't gusto magkaroon ng pera? Gusto magkaroon ng bahay? Gusto magkaroon ng kotse? Ang networker, ang shortcut lang. Nagkataon lang na ang networking, mas mabilis lang. Kaya there's nothing wrong na i-post mo kung anong nangyayari ka sa... Write natin yun. Nakakita ka ba ng Jollibee na ang pinost nila burger ng McDo? Diba? Walang ganun eh. Okay. Dito tayo sa business side. Now, sa business side na to, you can earn as much as 32,000 per day. Hindi ko na po didiscuss kung totoo to or hindi. Kasi guys, yung tatlo pong kami pong tatlo nang magsasalita dito sa harap nyo, hindi po kami kumikita ng 32,000 per day. Kumbaga, I just wanted to be frank with you kasi mas malaki pa po dyan ang mga kinikita namin araw-araw. Okay. Kung pwede lang po nang maikwento eh. Kaya lang, ano na kami ngayon, tahimik na po. Para, ano na, kaya daw kami nilagay sa Hall of Fame. Okay. Kit. Kagandaan po sa kit na to, bibigyan, tingnan nyo ha. Sulit na yung Calvinity mo dito. May ibibigay pa sa'yo to. Yung kit, makikita mo na dyan lahat ng mga background ng company, mga background ng may-ari, mga products, nandyan na po, pwede mo siyang magamit automatic para gawin ang business. Okay? Number 2, ATM. I'm very proud to say that AIM Global is the only networking company dito sa Philippines for 11 consecutive years na nagbibigay ng daily payout. Pag sinabing daily payout, ay kita ka ngayon, in cash mo, kinabukasan, basta may bangko, automatic, puha mo na. Okay, ganun siya kabilis. Number 3, DTC. This is Distributor Tracking Center. Ang kagandahan po sa AIM Global, masyado na po siyang updated.
na nakikita mo na lahat ng nangyayari sa'yo dito. May nag-join sa'yo sa Japan, may nag-join sa'yo sa US, makikita nyo na po sa DPC nyo. Okay? Lahat ng transaction, doon nyo na po makikita. Paperless na po siya. Number four, training. Ito po yung pinakagusto ko sa lahat kasi involved po kayo sa BSM. Ano yung BSM? Bachelor of Science in Millionaire. Okay po ba yun? Guys, ang kagandahan po dito, ako, I'll be frank with you. Just give us another few years. Darating po ang time, may mga ibang magulang na networker na anak, mag-networking ka na lang kaysa mag-aral. Kasi po, sa mga, hindi ko makakarik, hindi pa po nag-networking, sa mga networker na, marami ba kayong natutunan nung nag-networking kayo? Yes! Isipin mo, buong buhay mo, dito mo lang pala matututunan niya. Yeah. At agad mo nabuhay sa mundo, nag-aral ka ng kolehiyo, guys, mahihiyain ka mag-networking, kakakapal mo ka mo. Yeah. Hindi ka sana makipag-usap sa ibang tao, mag-networking ka, matututo ka. Mababa pangarap mo, mag-networking ka, lalaki pangarap mo. Isipin mo ganun ang pagbabago. Parang ganito, sa first timer. Ilang minuto ka palang nakaupo dyan, or ilang oras ka palang, di ba nagbabago ng pananaw mo sa buhay? Yes! Ilang oras ka palang nagkaupo, nagbabago ng pananaw mo sa buhay, ano na lang kaya pag sumama ka pa sa amin? Yes! Ano na lang kaya pagbabago ang mga oras? Guys, dito sa amin, natuto kami tumingin sa buhay na lahat positive. Pag may kotse ka, na laging nagagasgasan kotse mo, hindi kami nababad trip. Bakit? Nakangiti kami kasi it is a proof na may kotse kami. Hindi kayo, hindi kayo nagagasgasan? May kotse ka ba? Okay. Pag inuutangan at hindi ka binabayaran, mas nakangiti kami kasi ang ibig sabihin nun, may pera kami pang pautang. Hindi man kami bayaran, di okay lang. Kumbaga, ang point ko, guys, just imagine this. Nung nag-networking kami, lagi na kami masaya. May kilala ka, may sakit. Pag hindi ka networker, ganito yan. Ha? May cancer ka? Kawawa ka naman. Di ba pag uwi, bagsak yung ano mo, naaawa ka? Pag member ka na lang yung global, huh? May cancer ka? Alam mo yung ibibenta mo produkto eh. Nakapila kang mahaba sa mga kung ano ng mga permit or ang kinukuha mo. Pag hindi ka networker, bad trip ka. Grabe, tagal-tagal naman ang pila. Ang dami kong mga gagawin. Pag networker ka, hindi abang-abang mumasiko ka. Ay, sorry po, okay lang. Gusto mo bang extra income? Di ba? Lagi lang ganun. Yung dating hindi mo mga close, magiging close mo. Uy, musta ka? Saan ka? Kape tayo. Ay, iba po ang nagiging pagbabago sa isang tao the moment naging networker. Okay, lastly, dito na po tayo magtatapos. Number 5. We have 6 ways para kumita ng pera. Okay? Guys, para po may idea lang kayo ng konti, I'm doing this business more than a decade na. And ako po ang background ko, may kaya po kami pinanganak, elementary ako, spoiled brat ako, high school bumagsak negosyo ng parents ko. High school bumagsak negosyo, naghiwalay sila dahil sa away na araw-araw sa pera. Hanggang na-realize ko sa buhay ko na iba pala buhay pag mayaman. Kasi sa totoo lang, aminin na natin, huwag na tayo magpaka-epokrito, iba ang batas ng mayaman sa batas ng mahirap. Yes. Subukan mo pumunta ng fiesta at mayaman ka. Sigurado may sarili kang ulam na hindi ulam ng lahat. Yung tago-tago nilang kutsara, tinidor, plato, ilalabas para sa'yo. Yung dilatang ginawang santo, yun yung mga dilatang dinidisplay lang, iluluto sa'yo. Habang kumakain ka ng marami, sige, kain ka pa kumari, madami yan, kain ka lang. Tama? Pag mahirap ka, at nakipiesta ka, at madami na kinakain mo, ang sama na nagtaan sa'yo. Tama, grabe naman yan, patay, gutom na yun. Ganun na, fair, let's face it, wala tayong magagawa. Kaya it's just a question kung anong side gusto mo. Nandun ka ba sa side na pinapaboran, or nandun ka sa side na naa-apek? Wala kang choice eh. Now, ano ang point ko, guys? Doing this business for more than a decade, nagkaroon din po ako ng more than 8 sasakyan. Wow! Dahil mag-isa sa'yo po, nakakapag
nagta-travel ko ako ng iba't ibang bansa, ang normally ang travel is more than mga 5 to 8 countries yearly, pasyal. Last year po, naka 8 countries po ako, galing po ako ng Maldives, South Korea, Japan, Indonesia, Europe, napunta kami France, tapos ano ba pinuntahan ko? America. Basta dami yung napuntahan. And I'm very excited by next year. Kasi by 2018, since, kumbaga, ang dami ko rin pong na-sacrifice. Doing this business, na-sacrifice ko personal life ko. Maraming mga birthdays, mga special occasion ng family na hindi ako nakakapunta. Kasi pinirate ko to. For me, bakit ko siya priority? Kasi madali pong balikan natin if you're earning so much. Pag marami ka ng pera, ngayon po, minsan tatlong araw, apat na araw, nagdodota lang po ako sa loob ng condo, hindi ako lumalabas ng bahay. The good thing about it, mas malaki pa kinikita ko kaysa sa nakaupo lang ako sa pagdodota. And next year, I'm very excited kasi yung girlfriend ko, nag-4 years na po kami ng girlfriend ko, yung girlfriend ko ng 4 years, syempre dami niya rin sacrifices, ang dami niya hinihintindi kasi parang bilang applied, parang anak mo na po mga downlines mo. Kaya sabi ko, bumawi din ako sa kanya by next year of 2018, every 2 weeks, nasa iba't ibang country po kami. Mag-date po kami for 24 countries by 2018. Diba? Okay po ba yun? Yes! So guys, bottom line, hindi ka magiging sweet sa mga lalaki, hindi ka magiging sweet pag wala kang pera. Ang hirap maging sweet. Diba, anniversary nyo, ano niregalo mo? Eggnog. Diba? Bulaklak sa pagita. Diba, pinatokan yan? Ano ba ang sweet? Ang sweet, nagkumakain kayo, nakakandalite kayo, may kumakanta, kayong dalawa lang. Diba, yun ang mga sweet. Alam nga naman, nag-anniversary, kumuha ng mga bulag sa kalsada, nak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 . Let's face it, guys. Kung baga, kailangan talaga. Okay, now, ang isa pa pong maganda dito, yung father ko po kasi isa po sa dream yun ng parents ko. Yung father ko, nung bumagsak negosyo namin, hindi na nila napatapos yung bahay. Kaya pinatapos ko po yung bahay, gumastos po ako na sa worth 20 million pesos. Binigay ko po yung bahay sa father ko. And sobrang pong sarap na gawin mong bata ang magulang. Ako masasabi ko sa inyo, sobrang sarap. Pero bago po idugtong, tapusin ko lang muna to. 6 ways to earn number 1, pwede po kayo magbenta-benta. If you really want na mahilig ka lang magbenta, pwede nyo po itong gawin. Hindi nyo kailangan yung networking side. Kasi po ako nung nag-start, ang hilig ko lang ibenta yung mga pampaputi. Ang dami ko mga kaibigan na may mga kaibigan na ayaw mag-join. Sabi ko, ayaw talaga mag-join? Ayaw. O di sige, hanapan mo na lang ko ng bibili ng produkto, hati tayo sa kita. Dito ang tuwa sila. Hanap sila ng hanap. Isa tuwing may bumibili, siguro mga naka-30 nang bumili, ang tinu kasi dati, natatawa ko, yung may product po natin in global na White Mega G. Ano siya yung glutathione na tablet? Eh, ang benta, ng ang bili mo na 900. Pag ibibenta mo, 1,200. Okay, magkano tubo? 300. Nung binibenta ko, sabi ko, nagre-reklamo. Ay, baka nga yung fake yan kasi ang mura. Sabi ko mga loko-loko, di sige, ginawa kong 1.5. Binibenta ko lang ng 1.5. Bili ng bili! Sabi ko mga may tama talaga mga tao. Kaya laki ng kita ko! E nakakabenta ko ng mga 10 sa isang buwan. Di magkano yun, that is 6,000. 6,000, diba? Ang kaganda. Yun. Ang kagandahan nun, yung mga ibang nagre-refer, ang laki na naging kanila, nasabi ko, kung sila yung nag-join, mas malaki pakita nila kasi sa kanila lahat. Kaya alam, may mga tao nga namis hindi nila makita yung gano'n. Kaya, sabi ko, bahala kayo naman nag-desisyon yan, basta sinabi ko naman sa inyo. Kaya, ang laki, pwede po kayo magbenta-benta, that's number one. Number two, ito lang po ang pwede malaking pilaan. Ano pangalan nyo? LC. Okay, si LC yung mangungutang mamaya. Okay. LC, may kilala ka bang gusto kumita ng pera? Marami po. Isang pangalan? Elsa. Oy, baka kumanta ka ng Frozen dito. Okay, si LC, kilala ka si Elsa. Si Elsa, bumili ng package. Lahat po ng mabibenta niyong package, may kikitain kang 1,000. Okay, magkano kinita ni LC? LC, isa pang kaibigan? Teresa. Okay. Si Teresa, na-invite ulit ni LC.
Magkano ulit kita ni Elsie? Guys, ito nakakalula. Isipin nyo kung part-time itong ginagawa. Hindi nyo lang tayo lang itong karirin. Gawin nyo lang to sa free time nyo. Okay? Isipin nyo mga kapag-invite ka sa 5 tao na lang sa isang buwan, nabibili ng package. Magkano kita mo? 5,000. Anong meron sa 5,000? Dagdag pang grocery mo. Dagdag pang bahay ng kuryente nyo. Baka yung kumbaga yung baon ng anak mo madadagdagan. Now, kagandahan dito, unlimited na to. Depende kung gaano kayo kasipag. At ang pinakamaswerte po kayo, kasi may promo ngayon ng company since nag 11th year. Ang promo ng company hanggang June 26. Kesa 1,000 ang makuha mo sa lahat ng invite mo, ang kikitain mo, 2,000 pesos. I think you pa na 1,000. So, hello? Yun. Now, meron pa po tayo feeling. Hello? Yun. Wala. Siyempre, hindi mo nagsasalita yun. Okay. Wala daw. Wala talaga kayo maririnig. Okay. Now, ito po, depende kano kayo karaming kakausapin. Ang kagandahan po dito, guys, ito. Bahala po kayo kung paano nyo siya gagawin kasi kahit hindi ka magaling mag-talk, pwede nyo na itong gawin. When we started, ang hirap po ng networking kasi you need to be well-versed mag-present. Kailangan mo makapal mukha mo. Ngayon po, kahit hindi na why, meron tayong social media, may Facebook, may YouTube. Ang ginagawa po ng mga iba, nagsisend na lang po ng magsisend ng mga videos. Ang iba may mga script na. Kung anong tanong yun ang sagot, ang dali na po mag-networking ngayon kesa nung kami nagsinula. Kaya kahit hindi ka magaling mag-talk, okay lang kasi araw-araw po may presentation dito. Kung gusto mong magdala ka na lang, tip. Maraming iba nagsasabi, eh wala akong masyadong kaibigan, kahit wala ka pong kaibigan, huwag mo nang recruiting lahat ng kikilala mo, okay lang. Babae, tip ko sa inyo, magdamit ka ng medyo maganda. Pumunta ka ng mall, maghanap ka ng mga lalaki. Ngitian mo, grupo. Ngitian mo, lapit kasi sa lalaki, uy, sensya ka na, hindi ako makapagpigil, ang cute-cute mo kasi. Okay lang ba hingihin ko number mo? Ang lalaki, mababait naman po yan. Ibibigay niya number. Binigay, umalis yung babae. Yung mga lalaki, magkakagulo. Lalo pa siyempre hiningi ng number. Ay pare, tiyan mo, binigay sa akin yung number. Itong kagandahan, nag-text. Sabi ng babae, uy, pasensya ka na, hindi ko lang talaga napigilan sarili ko, kaya kinuha ko number mo. Okay lang ba na mag-usap tayo, magkita lang tayo kahit madali. Gusto ko sana mag-isa ka lang muna. Wow. Anong nasabihin ng lalaki? Pare, tingnan nyo. Sunod mong text. Okay lang ba nandito ako sa Holiday Inn Hotel? Puntahan mo ako. Ang Holiday Inn po nasa baba. Harap lang natin. Baba. Anong pupunta lalaki hindi? Pupunta pare, hotel daw. Kita-kita tayo ang may alis. Pagpunta niya sa Holiday Inn, ito text mo. Pasensya ka na ha, kasi may kukunin lang ako munang pera. Nakikita mo ba yung 7-Eleven sa tapat? Yung 7-Eleven yun po yung nasa baba natin. Okay? Puntahan mo ako dito sa 7-Eleven. Di punta. Pagpunta ng lalaki 7-Eleven, hi, thank you ha, pinuntahan mo ako. O kukunin ko lang yung pera, pambayad ko lang dun sa hotel. Kasi kukuha ako ng kwarto. Okay lang, basamahan mo muna ako sa taas para makuha ko yung pera. Sasama hindi. Sasama! Okay, umakyat. Pag-akyat, itatiming mo yung oras na pasimula na yung seminar. Okay, para pag-upo mo, uy, pasensya ka na, yung kukunan ko ng pera, ayun yung speaker. Okay lang ba, antayin natin matapos? Wala na pong choice. Mag-upo na po niya. Nakinig. Oh, may nawala ba sa babae? Sa mga babae ko, ang dami po sa inyo nangungulit, naniligaw, papuntahin nyo lahat dito. Dito kayo lahat mag-date. Hindi ko yung makakasagot ng walang 12-80 kasi pag nagsabi, wala akong 12-80, ikaw naman, naniligaw ka pa, di wala ka pa ng 12-80. O, di ba? Wala po yun! Ako, ito yung nung medyo pin
ko pa po before. Dati kasi ako, I really love, pag may nakikita akong babaeng crush ko, nilalapitan ko, hinihingi ko na akong birthday yaya ako mag-date. Kaya lang, ano ko nakukuha ko pag nag-date kami? Masaya ako si nag-date kami. Sabi ko, bakit hindi ko pagkakita? Ang ginagawa ko, nung nakita kong networking, sabi ko, ang ganda. Kasi kaya may tatanong sa akin, Joseph, ba't ako mga nire-recruit mo? Ang gaganda. Eh, sabi ko, mamimili ka na lang ng re-recruitin. Pangit pa ba pipiliin? Eh, lagi mo yung kasama araw-araw, di ba? Kaya, magaganda talaga pinipili ko. Tapos, pinipresentan ko. May nakita ko maganda, lalapitan ko. Pinipresentan ko. Hindi man siya mag-join, nag-date naman kami. Nagkausap kami. Ang masama dun, paano ko mag-join? O di lagi ko pa siyang kasama? Kumbaga, ginagawa na natin ang networking, whether mag-networking ko or hindi. Nanood ka ng pelikula? Nagandahan ka? Magkukwento ka hindi? Sinong nanood ng Titanic? O, di ba naalala niyo yung ganito? Naalala niyo? O, kinuwento mo sa kaibigan mo? At tanong, nung nanood ang kaibigan mo, kumita ka? Hindi, ano ang point ko? Ginagawa na po natin ang networking, whether you like it or not. Ang magkakaiba ng pag ginawa mo to, kikita ka. Yan ang magkakaiba. Okay. Now, dito po tayo magtatapos sa pangatlo. Ang pangatlo, may tinatawag tayong pairing. Si LC, may left, may right. Pag may isa ka sa left, may isa ka sa right, may kikitain kang additional 2,000. Isipin mo, naka 2, 2, 4. Dalawang kaibigan na nabenta mo ng package, may kita kang 6,000. Ito pa malupit. Si Elsa, naka-invite dalawa. Ito, nag-invite dalawa. Tanong, kilala pa ba ni Elsie to? Yeah. Si Elsa kumita ng 6,000. Kumita din to ng 6,000. Ngayon, anong mangyayari kay Elsie? Since kay Elsie may dumagdag isa sa left, isa sa right, pairing, may kita ulit si Elsie na? 4,000. Guys, hindi nyo po control, makakakilala nyo. May iba na baka mas masipag or magaling sa'yo. May mga ibang tao, sabi nga nila, dumidepende ang sipag sa pangangailangan. Eto, na-invite mo, may PR. Ano yung PR? Pusakal na recruiter. Lahat ng mga katabi, nire-recruit. Ang daming nire-recruit, binentahan ng package, binentahan, ano? Si Elsa, kilala mo ba niya itong lahat ng to? Yeah. Kahit hindi ko yung kilala ni Elsa, wala po siya, kaya Elsa ni Elsie, wala po siyang choice, kikita siya ng 2,000. Guys, ganyan po nangyari sa amin. Ako, nung nakita ko yung business na to, nagsimula lang naman ako sa kapitbahay ko, classmates ko, kamag-anak ko. Mga tito-tita ko, yun ang mga nirecruit ko. Naniwala sa akin, 40. Konti lang yun sa dami kong presentan, 40. Pero sa 40 yun, ang natira, 5. Sa 5 yun, ang downline ko right now, I have more than 400,000 downlines. May downline ako sa Africa, sa Europe, sa Taiwan, sa Thailand, Hong Kong, buong Luzon, Visayas, Mindanao, ang dami po. Hindi na po namin literal kilala yan. Kung si Akmay, hindi ko alam kung nabanggit ba niya ilan na downline si Akmay? Si Akmay, kung hindi kakamali, more than mag-isang million na kata ang downlines ni Akmay. Kilala pa ba namin lahat? Ano ang point ko, guys? Ang gaganda ng ganitong klaseng concept na business, may leverage. Pag sinabing leverage, ginagawa na ito ng lahat ng negosyante. Tingin mo, ang McDo, ang franchising, ano tawag doon? Leverage. Gaano karami ang McDo sa buong mundo? In short, ang laki ng chance. Now, saan ba ako naputol? Okay, doon ako sa naputol, guys, na masarap ang magulang gawing bata. Ako, sobrang sponsored father ko. Every month may allowance siya. Hindi ko po makalimutan kasi dati ang father ko, pag naka-on lang electric pan na walang tao, galit na galit. Patayin niya yung electric pan, walang gumagamit. Yung ilaw sa kwarto, patayin, laging galit. Alam mo ngayon, grabe, nanonood ng TV, mag-isa lang siya, naka-on lahat ng aircon. Sabi ko, grabe naman si Papa ang galante sa lamig, talagang ino-on niya lahat. Tapos pagbayaran ng kuryente, diretso sa akin yung resibo. Ako na pala yung magbabayad, kaya pala hindi na siya nagagalit. Diba? Pero ang sarap, sobrang pong sarap talaga na gawing bata. Kasi nung last December po, pinagtripan ko yung papa ko. Pinagsuot ko ng Jordan na sapatos, Jordan na medyas, Jordan na short, Jordan na t-shirt, Jordan na cap. Tapos pinicturan ko, sabi ko makaganti-ganti lang. Yung bata ko yung pinagdadamitan nyo. Kumbaga parang ang sarap po ng ganon na
Guys, if you're 18 years old and above, stop asking money to your parents. It's about time na ikaw na dapat ang nagbibigay ng pera sa kanila. Simula bata pa, tayo, lagi na silang nagbibigay. Hanggang kailan, tayo naman ang magbibigay sa kanila. Kumbaga, they deserve to smile. They deserve to be happy. Para mas makita mo totoong senaryo ng ang parents kasi, they're always need to be strong even hindi na po sila strong. Tingnan nyo mga magulang nyo pagtulog po sila. Pag ang mga mukha niya hindi na po maaliwalas, ibig sabihin, hindi na po madali pinagdadaanan nila sa buhay. Kaya for me, it's about time na sa mga bata, sa mga dalaga naman utang na loob, huwag mo na magpamilya pagka-graduate. Kasi hindi ka pa nakakabawi sa dati mong pamilya, gagawa ka agad ng bago. Di ba? Bawi-bawi mo na ng konti sa magulang mo. Sa mga binata din pong nandito ngayon, kung kinakapus-kapus ka pa po sa sarili mong pera, huwag ka na muna magpamilya. Isipin mo, nabibitin ka na nga, mandadamay ka pa ng ibang tao. Di ba? Ayusin mo po ang buhay mo. I really don't get it na bakit kailangan magkaroon po ng sinasabing parang herd mentality na at age of 25, dapat may family ka na, dapat ganito. Guys, ang dami pong may pamilya na hindi rin masaya. Kaya sabi nila, yung happening, it's not about outer, it's inner. Kung hindi ka masaya sa loob, kahit magkaroon ka ng pamilya, hindi ka pa rin magiging masaya. Kaya ang kailangan niyong punuan, yung need niyo muna. Kasi pag napunuan niyo yung need niyo, that's the time na mas magiging maganda buhay niyo. Then, for me guys, marami po ba kayong natutunan? Yes! Nai-inspire po ba kayo? Yes! Pwede kong kiss po. Pwede kong kiss po. Salita ba po ako dito? Okay, now guys, para po sa akin, sobrang pong ganda ng mga nangyayari sa amin. Kaya nga, that's why we're doing this. We're not getting paid by the company to talk, pero ginagawa po namin to kasi gusto po namin mag-inspire sa inyo. Guys, gusto niyo po ba talaga malaman anong pinakasikreto ng success? Yes! Mahingay sila, hindi ko sasabihin. Gusto niyo po ba talaga malaman? Yes! Namnamin niyo ang pain. Nandun ang growth. Isipin mo na lang kung ito yung pain. Ang stage ng buhay natin, parang tinatapunan ng pain. Kung ang pain nandito pala at kailangan mapuno bago ka makapag-move forward, ang kadalasan ginagawa ng tao, kinakat yung pagtatapon ng pain. Kasi nga masakit. Paano mo ikakat yung pain? Magkakaroon ka ng bisyo. Or worse, pupunta ka sa comfort zone mo. Maghanap ka ng mga kaibigan mo na ipapamper ka. Hindi, okay lang, tama yan. Pero for me, if you're experiencing something, tanungin mo bakit? Tanungin mo bakit mo siya nararanasan at paano mas magiging tulong yon for you to help to move forward. Kasi parang ganito yan eh. Ang unfair side sa atin, pag maganda nangyari sa atin, tinuturo natin tayo. Pero pag pangit ang nangyari, nagsisisi tayo, nanunuro tayo ng ibang tao. Before, hindi ko maintindihan, sabi ko, bakit sa akin nangyari? Para mas ma-share sa mga first-timer po, 2007, pangarap ko, gusto ko ma-awardan ako ng Englobal ng Millionaires Club. And after ako ma-awardan ng Englobal ng Millionaires Club, yayain ko parents ko, para after nilang makita nila kung a-awardan ako, magkakabalikan sila, pupunta kami ng Baguio, pag-uwi namin ng Bicol, buo na ulit family namin. The sad part of 2007, nung a-awardan ako ng Millionaires Club, doon namatay mam ko. Namatay yung mam ko na hindi na niya naabot at nakita yung scenario, nandun yung pain. Nandun yung question, bakit kailangan mangyari sa akin? Pero naiintindihan ko yung sagot. After nanamnam ko yung sakit, masakit eh. Pero after nanamnam ko, pag punong-puno ka na ng pain, alam yung mga tao na mga sobrang sarap tumawa, sila yung mga grabing pinagdaanan sa buhay nila. Bakit sila sobrang sarap tumawa? Kasi sa sobrang daming pinagdaanan nila, ayaw na nilang balikan yung gano'n na stage. Kaya they'd rather promote happiness, they'd rather promote love. Hindi ka makapagmahal ng sobra kung hindi ka nasaktan kasi hindi mo mararanasan both eh. Hindi mo may iintindihan. Kaya for me, kung may mga pima kayong pinagdadaanan, bawon ka sa utang, parang ulit-ulit problem, namnamin mo. Tanongin mo sarili mo bakit? Anong dapat mong i-improve? Anong dapat ayusin mo sa sarili mo? Bakit ka lagi nag-iipit? Baka ang gastos mo. Hindi naman bagay sa'yo. Bili ka ng bili ng mga magandang damit. Wala ka na ng pera. Nag-Starbucks ka tapos wala nga kayong ulam. Diba yung mga ganon? Namnamin mo, na alamin mo, ano ang dapat mo i-improve pa sa person. Kasi the moment maintindihan mo, it will be very easy for you to change life.
Sobrang dali po talaga sa totoo lang magbago buhay natin. Ito kasi iniiwasan natin. Walang muscle na lumaki na hindi nasaktan. Walang taong tumibay na hindi talagang grabe pinagdaanan. Guys, napakaganda ng pagkakaimbento sa atin. Just imagine this. Ang paa mo, pag araw-araw mo ginamit, magkakakalyo. Pag nagkakakalyo, titibay yan at hindi ka na masasaktan pag naglalakad ka. Ang taga-Tagaytay, taga-Baguio, nakasando naglalakad-lakad. Ang taga-Manila, pag pumunta doon, nagja-jacket pa. Ibig sabihin, it's common na ang katawan mo nag-a-adjust kung ano man ang sitwasyon mo. Kaya kung may problema ka man ngayon, tuloy-tuloy mo lang kasi may adjustment na mangyayari dyan. It will help you to become a better person. It will help you to become a mature person. And yun ang makakatulong sa'yo para magbago buhay mo. Kasi lahat po na nagsalita po dito at susunod ko pong tatawagin, lahat po kami pinagdaanan. But hindi po kami nag-focus doon eh. Hindi kami nag-focus sa gutom kami, puyat kami, marami kami nire-record na hindi naniniwala. Nandito kami sa office, nagpapower-power, pero yung tiyan mo, umiingay na, di ba? Kasi maghapon ang walang kinakain. Hindi namin nag-focus yun. Hindi namin tinignan na nagko-commit kami, malayo pinanggalingan. Hindi, ang tinignan namin yung kapalit ng lahat ng sakripisyo namin. And sobra-sobra kong sumiyat kasi itong taong kong tatawagin ko, grabe, kumbaga pagkakasabi nga sa akin, Upline Mylin, yung binigay sa amin ng In Global, hindi na po talaga nila pinangako kasi sobra-sobra pa po dun ang nangyari sa amin.